Naririnig naman yung audio natin. So, rules muna tayo, rule setting. Number one rule, lahat tayo is naka-mute, okay? Wala munang magsasalita kasi sobrang dami natin. For us to be organized, kailangan yung mga questions and ano, kailangan yung clarification, sa chat niyo na lang muna i sabihin kung anong gusto niyo tanong. And then pag may mga ano tayo, pag may mga tanong na hindi nasagot, meron naman tayong ano, you can send the questions kay Sir Randy na bahala throw sa akin at sasagutin ko yung mga question natin isa-isa, no? So yun yung number one rule, lahat tayo naka-mute. So hopefully everybody is ano na, wait lang muna ha. Yan. So hopefully everybody is naka-mute na. Isa lang muna ang magsasalita, ako lang muna kasi medyo marami tayo. So after that, question and answer, magbibigay ako ng question and answer portion para lahat tayo may chance. So isa-isa lang muna ang question and answer portion. So if lahat tayo magsasalita sa question and answer, hindi tayo magkakaintindihan. So yun. Yun ang munang rule natin. So pangalawang rule is kailangan munang magano, yung attention natin, kindly give your attention muna sa session na to because medyo marami tayong i-discuss. And then hopefully marami tayong matutunan kasi yun yung goal natin why we conducted this session, para lahat tayo after this session would be able to learn, lahat tayo may uuwing may natutunan. And hopefully this platform, all the lessons that we have learned here is magagamit natin. So also rule number 3, ano yung rule number 1? Ang rule number 1 is naka-mute, no? Wala mo nang magsasalita. Rule number 2 is give your attention to me. Rule number 3 is ano, pag kailangan ko ng engagement, example, magtatanong ako sa inyo, example, sasabihin ko na yung screen ba na naka-screen share sa inyo or nakikita niyo na screen is same ba sa dinidescribe ko? Kasi may time kasi na may dinidescribe ako na feature, yun pala iba yung nakikita sa screen. So if ever that circumstance happens, kindly let me know. Sabihin nyo lang na, sir, iba po yung screen na naka-display. And also, pag nakaano tayo, pag nagtatanong ako, may question, kindly respond na lang sa chat, no? O kaya meron naman tayong emoji or sa Zoom, meron namang icon dyan where you can emote or you can send your reaction. Kindly send your reaction na lang para malaman ko or alam ko na nakikinig pa kayo sa akin or okay yung audio ko or okay pa ba yung takbo ng ano natin, ng lesson natin. So ano muna tayo? Testing muna tayo ha? So okay na ba tayo lahat? Kindly respond sa chat. Kindly respond sa okay. Okay na tayo lahat? Are we going to start na ba? Yung mga habol na lang sila. Recorded naman ng class na to. It will be published sa YouTube ni Sir Randy. And also, I will publish this on my YouTube channel. So, I will give more details via chat and at the end of this video. Okay? So, hopefully, andito pa rin kayo at the end of this video, makinig kayong lahat. Okay? So, let us start, everyone. So, yung mga upcoming later, every 5 minutes, siguro i-approve ko sila every 5 minutes. Pero for now, let's start na muna, ha? Okay. So good morning and good afternoon everyone kung nasa Pilipinas man tayong lahat. On this afternoon, ang i-discuss natin is how you can utilize messenger bot marketing using Marketing Master IO. Okay, so ganito. Yung sa ManyChat kasi as Sir Randy has discussed earlier, nagbago yung ano niya, yung policy. Ngayon, you would have to pay for every 1,000 subscribers. So hindi na siya completely free platform. So many people are looking for alternatives now and it's very nice ngayon na merong platform which is ang Marketing Master IO that offers the same capabilities as ManyChat, but you can have a free trial for 12 months. Okay, so ganito 'yon. I screen share ko sa inyo ang platform na sinasabi ko, ang Marketing Master IO. Okay. So let me screen share. Okay, very good. So lahat ba tayo is ang landing page na ba ng Marketing Master IO yung nakikita natin? Kindly respond to me in chat. Hello?
Yung Marketing Master IO na ba na landing page yung nakikita niyo sa screen? Okay, very good. So, in order to go to Marketing Master IO, madali lang, all you have to do is go here. Ayan, so binibilugan ko yung ano, yung Marketing Master IO na link. Okay, wait lang ha. Palakihin lang natin yung ano ko, yung annotation ko. I think I'm gonna go with this. Ay, sorry guys. I'm gonna go with this na lang para ano, para malaki yung ano. Yan. So, kung nakikita nyo binibilugan ko, yun yung website. So, marketingmasterio.com. So, kung i-explore natin ng website na to, ang pinaka-offer niya is you would have a free trial for 12 months. So, tingnan natin sa baba. Ayun. So, you would have a free trial na 12 months. So, may time kang mag-explore kung ano ang ino-offer ng Marketing Master IO. May time kang mag-learn kung ano ang kailangan mong explore. So, on this lesson, lahat ng kailangan yung malaman para makapag-launch kayo ng isang messenger marketing campaign or makapag-create kayo ng messenger bot using this platform is we will be able to discuss that sa lesson na to. Okay? So, ganito. Hindi naman ano, ang sa Marketing Master IO, hindi tayo hindi ang payment natin if ever you are going to go sa paid subscription, ang payment natin is hindi magbe-base sa number of subscribers mo unlike kay ManyChat. So if you go down here, unlimited subscribers tayo. Ito. Unlimited subscribers yung nasa ano, nasa in-offer natin. Ibig sabihin, no matter kung gaano karami yung subscribers mo, same lang, flat rate lang yung babayaran mo. Okay? So, sa free natin, meron tayong free option. Ang purpose lang ng free trial is para mag-explore ka lang. So, maraming ano, maraming advantages. Kaso lang, marami ding limitation dito sa Marketing Master IO if you start with the free trial. Okay? So, ngayon, ano na muna ha? I will ask you a question, everyone. Sino ba dito ang gumagamit ng Facebook ads? Messenger Facebook ads. Hello? Messenger ads, gumagamit ng Messenger ads. Okay, very good. So, at least makaka-relate kayo. Pahapyawan natin ang Messenger advertising sa lesson na to so that ano, para makita niyo kung ano siya, kung paano siya nag-work and paano natin i-utilize ang platform na to to make our ads better. Okay? So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa kasi we have a few hours, a few minutes left. Medyo marami rin pa yung i-discuss natin. Ang unang-unang yung gagawin is kailangan nyo munang mag-register sa account. So, i-click nyo ang register button here. Ito. Para makagawa kayo ng account, click register. Alright? So, after clicking register, mariredirect tayo sa, ano, sa registration page. Ang kailangan mo lang gawin is mag-agree ka lang sa terms and condition. And then you can create an account by logging in via Google or via Facebook. So let's say na create na ako ng account. I'm gonna log in with my Google account. So log in tayo. So gagawa tayo ngayon ng isang flow. Pinakasimpleng flow lang muna ang gagawin natin. Alright? So let me go here sa ano natin, sa platform. By the way guys, ito yung itsura ng ano ng dashboard. So you must be familiarize yourself kung ano yung mga kailangan yung puntahan dito sa dashboard na to. So dito sa ano natin sa dashboard, you can see ito yung ano natin, ito yung tinatawag nating left sidebar, no? So this is your sidebar. Okay? So this is your sidebar. Sidebar. Okay, wait lang guys ha. Namala yung ballpen ko. Ayun. This is your sidebar. Andito lahat ng mga kailangan mong i-access. Another thing na kailangan mong malaman is ito, ang tinatawag nating search. So you can search the features, all the features that you want in here. So example, kailangan mong i-search yung chatbot. Paano ma-access yung chatbot interface natin? So i-click mo lang yung search button here. Click mo yung search. And then i-search mo dyan, chatbot. Chatbot, ayun, lalabas na yung ano natin, lalabas na yung shortcut. So, click chatbot here, lalabas na siya. Kung ano naman, kung gusto mo,
dito na lang tayo sa right side, left sidebar natin. Just scroll down until makita mo sa Messenger Marketing na part, makikita mo dyan ang Chatbot Flow Builder. Ayun, no? So ito yung Chatbot Flow Builder. Yan ang unang-una nating i-click pag nag-create na tayo ng bot. Pero before tayo makapag-create ng bot, kailangan muna natin i-import yung Facebook page natin. Kasi kung bagong-bago pa yung account mo, wala mo ng Facebook page, no? Hindi mo pa makikita yung Facebook page mo dito. So you must import your Facebook page. So to import your Facebook page, all you have to do is go to Facebook accounts. Ito. Makikita mo dito yung Facebook accounts. You would be able to import your Facebook page in here. Okay? So yun yung unang-una mong gagawin. Kailangan muna natin mag-import ng Facebook page para makapag-create tayo ng Messenger bot. So yun yung kailangan natin gawin. So click Facebook accounts. And after clicking Facebook accounts, we are going to add a page. So i-click mo lang tong add a page na button. Ito yung gagawin mo para makadagdag para ma-import yung Facebook page mo. So kailangan na munang naka-login ka sa Facebook account mo, okay? So sa same browser, kailangan yung Facebook account mo is nakapag-login ka na. So after you log in, much easier na yung pag-add ng page. All you have to do is i-click mo na nga tong add a page. And then continue with Facebook para mag-login ka or para bigyan mo ng access or permission si Marketing Master IO na i-access yung page mo. So once you are in here, pag may nakita kang edit settings, itong edit settings na to, once you see edit settings, i-click mo ang edit settings. Kung wala ka namang nakitang edit settings, all you have to do is i-click mo lang ang continue with Facebook. In this case, I will click edit settings and then ito na yung mga Facebook page na gusto kong i-import. So pipili ka lang dito ng Facebook page, check ka lang, i-check mo yung gusto mong i-import and i-uncheck mo yung ayaw mong i-import. Okay, after that, i-click natin yung next. And then lahat ng mga dito is i-done mo na lang siya. Okay, and then click okay. And then import tayo ng page. And then importing na yung page natin. Okay? It is now successful. So, imported na yung Facebook page natin. Okay, so may nagsasabing delayed daw tayo. Okay, wait lang natin ha. Okay, hello guys. Medyo delayed ba yung nakikita natin? Hello? Medyo delayed? Hindi naman. Okay. Ano yung nasasabi niyong delay? May nagsasabi kasi na delay. So yung delay, I think, depende yon sa internet access ninyo. So as much as possible, yung internet access sana natin, sana mabilis para tuloy-tuloy yung yung panonood nyo. Okay? Okay, let's continue. Asan na ba tayo? So andito na tayo sa na-import na natin yung mga Facebook pages natin. So after importing the Facebook pages, makikita nyo na yung Facebook pages nyo dito. Nakalista na siya dyan. Tapos, don't forget to enable your bot. Kailangan kasi naka-enable yung bot natin sa page. So makikita nyo dito, you have an option to enable and disable the bot. Ayun, no? So kailangan nyo munang i-enable yung Messenger bot ninyo. Okay? So pag naka-enable na yung page natin, then magagamit na natin siya to create our first chatbot. So, let's assume na na-enable na natin yung mga natin ha, yung mga chatbot natin. Na-enable na natin yung page natin. We can now go to Chatbot Flow Builder. Ito. Makakapunta na tayo sa Chatbot Flow Builder. Ma-access na natin ito. Alright. So, after going there, i-click mo ang Chatbot Flow Builder. And then, you would have the option here to choose what page you want to create your chatbot. So sa mga nagtatanong, yes, this is recorded. Recorded ito sa mga bagong dating pa lang, sa mga nagtatanong na bagong dating. Recorded ang natin. Recorded yung tong session natin. It will be posted sa YouTube channel ni Sir Randy. It will also be posted sa YouTube channel ko and sa Facebook group natin. Okay? So after that, ito yung interface natin. To create a flow, kailangan mong i-create itong ito. I-click mo tong button na to. Create
new flow. So create, i-click mo yan. And then ilagay mo lang yung flow name. So by the way guys, you can select the pages here kung anong page yung gusto mong gawan ng flow. So pwedeng multiple pages ang i-import mo sa Marketing Master IO, and then isa-isang pages pwede mo siya lang gawan ng kanya-kanyang flow. So example, isa sa marketing strategy mo is multiple pages yung gusto mong gawin para sa Facebook advertising mo, then Marketing Master IO is a really good tool for you kasi ang daling gumawa ng flow, ang daling magpalit ng page is it's just as simple as click of a button. Isang click lang, ayun, makakapili ka na ng page kung saan ka gagawa ng flow. In this case, itong page na to, ito yung pipiliin ko para makagawa tayo ng flow. So very, very easy flow lang muna ang gagawin natin, ha? So let's say, gawin muna natin ang, ano, ang Facebook. This is my first MMIO flow. So ito yung pangalan ng flow natin. So click OK, and then we will be redirected sa Flow Builder interface natin. Alright, so this is our Flow Builder interface, guys. So introduce ko kayo sa mga parts ng Flow Builder interface natin para maging familiar kayo. Tapos ang mga rules na kailangan natin i-follow para successfully makapag-create tayo ng isang messenger flow. So by the way, ang tawag dito guys, itong minumove ko ngayon, ang tawag dito, idodrawing ko lang ha, itong dinidescribe ko. So itong ang tawag dito, this is your dock menu. D-O-C-K. So this is your dock menu. Ang purpose ng dock menu, para makagawa ka ng mga text, ng video, ng carousel, ng file, ng ano, ng image, para magawa mo siya sa flow mo, para mapagdugtong-dugtong mo siya sa flow mo. Ang tawag dito is ang elements. So you can, using also the dock menu, you can create buttons, you can create actions, at saka sequences. Sa sequences, yun yung messenger sequence, email sequence, SMS sequence. So yun yung mga posible natin connect sa messenger flow. So ano ba yung mga capabilities ng messenger flow natin? Ang capabilities niya, parang sa ManyChat, wherein you can create a messenger sequence, and then you can unsubscribe and resubscribe your subscribers sa messenger sequence mo. And the best thing is, kaya mo rin gumawa ng email sequence. Ang email sequence, guys, ang purpose niya is para ano, para yung email mo, parang siyang messenger sequence, yun nga lang email. So pag binigay ng subscriber mo yung email address niya sa loob ng messenger, then you can send email number 1 after 3 hours, email number 2 after say 1 day or after 2 days, send ka ng email number 3, and each email pwedeng iba-iba yung topic. Pwedeng sa email number 1 mo, iba ang promotion mo. Sa email number 2, ibang promotion. Sa email number 3, ibang promotion. Ibang product naman. So, ikaw na bahala sa gagawin mo dyan. So, pwede rin SMS. So, kung meron kang SMS, meron kang nakolekta mo yung phone number ng mga subscriber mo sa loob ng messenger, kasi pwede rin yon. Pwede kang mag-send ng SMS sequence or ng SMS message sa kanya. So, example, mag-send ka ng SMS number 1 ngayon. After 3 hours, send ka ng another SMS. After 1 day or after 1 week, mag-send ka ng another SMS. So pwede mo rin gawin yon, kayang-kayang gawin yon ng flow builder natin. Okay? So yun yung mga capability niya na kailangan yung malaman para i-utilize. So ang dock menu natin, ito yung isa sa mga kailangan yung i-familiarize kung paano gamitin. So ang dock menu, pwede mo siyang i-move around, i-drag and drop nyo lang siya. Okay? Drag, drop, drag and drop. Ang purpose nito para you can move it out of the way. Kunyari, pag gumagawa ka na ng flow, mahaba na yung flow mo. Kung gusto mong ayaw maging, kung nakikita mo medyo sagabal na yung dock menu, pwede mo siyang i-double click. Hindi single click ha, double. Dalawang click para lumiit. Pag double click mo siya, ayun, liliit na siya. Okay? So, ang purpose nito, para makagawa ka ng flow, para makapag-connect ka ng maayos, and then hindi maging sagabal yung flow. So, pag double click mo siya ulit, hindi, again ha, hindi single click, double. Dalawa ha, double click, 1, 2, ganon. So pag dinouble click mo tong ano, itong element na to, lalaki ulit siya para makagawa ka na. So that is the dock menu. So let's move sa bagong ano natin. Itong dock menu natin, ito yung pinakaunang element na makikita mo. Ang tawag dito is the reference element. Isipin nyo na para siya yung pinaka-source ng lahat ng messenger flow mo or pinakauna sa flow mo.
So ito yung magiging basis ng lahat ng flow mo. So kung hindi konektado dito sa reference element yung flow mo, then hindi ka makakagawa ng flow. So kailangan lahat ng flow mo is konektado sa reference element. So ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ito gawin. So ang reference element, lagyan muna natin ito ng pangalan. So ang pangalan ng reference element, magagamit mo to later on sa Facebook advertising. Kaya ang pangalan na ilalagay mo dito, dapat it makes sense. Dapat itong pangalan na hindi kung ano-anong pangalan lang. Dapat nang ilalagay mo dito yung matatandaan mo para magamit mo siya later on or matandaan mo siya later on pag gumagamit ka na ng Facebook advertising. So let's say ang pangalan natin is start of my flow. Ito yung start ng flow mo. And an example, ang pinopromote mo dito is mga products ng online store mo. Example, ang online store mo is ang pangalan My Shop PH. Example, ito yung pangalan ng store mo. Ito yung pangalan ng Facebook page na dinadala mo or nirepresent mo sa ano. So again, this you are free, no? You are free to put whatever name that you want in here. Ang suggestion ko lang, kailangan yung name mo is, yung name na ilalagay mo dito is yung matatandaan mo na name. Kasi para magamit mo siya sa Facebook ads later on. Okay? So ito yung sinasabi ko sa inyo na magagamit mo sa Facebook ads later on. Ang tinatawag nating payload ID or ang post or ang postback ID. Magagamit natin to sa messenger ads later. So i-click na natin yan. Okay. So gagawa na tayo ng first text element natin. So to create a text element, ang gagawin mo lang, i-drag and drop mo lang ang text element na to. Ayun na. So just drag and drop it here sa screen. So pag nakadrag and drop na siya sa screen, ang gagawin mo na lang is i-connect mo siya ang from step sa next step. Ayun no. Pag may nakita kang from next step, i-connect mo siya sa from step. And then as you can see, nag-iba na yung kulay. Ngayon, from blue, naging green na siya. Tapos ito naman, from gray, naging blue na siya. Ano bang ibig sabihin ng mga colors? Ganito yan. Ibig sabihin ng mga colors. Pag sinabi natin ang color is green, tulad nito, green, ibig sabihin, finished na or configured na siya. Or okay na ang configuration ng element mo. Meaning, pwede na siyang, okay na siya. Okay na yung value niya. Pero pag blue naman, tulad nito, blue ang element, no? Ayan, blue ang kulay. Ibig sabihin, konektado siya sa source. Ayun, no? May connection siya. Connected. Pero wala siyang configuration. Meaning, wala siyang laman. Kailangan mo pa siyang i-configure or kailangan mo pang iset yung laman niya, yung settings niya. So yun yung purpose niya ng kulay. Pag gray naman, anong ibig sabihin ng gray? Ayun. Ibig sabihin ng gray is blanco. I mean, hindi siya konektado. Tingnan mo, wala siyang connection. Hindi siya connected sa reference mo. Hindi siya connected sa source. So pag kinonect mo siya sa source, magiging color ano na siya? Color blue. And then pag nilagyan mo siya ng value, example, hello first name, ilagay natin diyan. Hello first name. This is my first flow. This is my first flow. Pag kinlik natin yung okay, magiging green na siya. So ibig sabihin, configured na siya. So pag lahat ng element mo is kulay green, tulad nito, green na ito, at saka green na ito, ibig sabihin, pwede mo na siyang isave. Okay? So pag may isa dyan na hindi kulay green, no? Pag may isang element dyan na hindi kulay green, hindi mo siya masasave. Kailangan lahat is nakakulay green. So pag green lahat, pwede mo na siyang isave. So example, in this case, since kulay green na siya, pwede ko na siyang isave and this is my first flow. Ganun lang siya kasimple. Nakagawa na tayo ng isang flow. Ang kailangan na natin gawin ngayon is kailangan natin i-test yung flow na to. So there are multiple ways to test a flow. Ang pinakapaborito kong paraan para i-test yung flow is gumawa tayo ng isang trigger, no? Ang trigger is yun yung gagawin mo para lumabas yung flow. Ang trigger na ilalagay ko dito is ang actions. So I'm gonna click actions para makakreate ako ng trigger. Ang trigger ko na gagawin is keyword trigger. Again, sa portion na to guys, we are testing. Gusto kong i-test yung flow ko kung paano siya gumagana. Kaya, triggers yung gagamitin ko dito na flow. Okay? So, I'm gonna select this triggers flow, the trigger element, i-drag ko siya sa screen, and then i-connect ko ang trigger na to sa triggers sa reference. May makita ka dito ng ito, connection. Ang tawag dito guys is connection socket. Ito, yun yung i-connect mo. This one, i-connect mo siya sa triggers. So, new message set connected to trigger. So, i-connect natin siya. Ayan. So, konektado na siya. And as you can see,
color blue na. So, kaso lang, color blue, ibig sabihin, wala pang configuration yung triggers natin. Ibig sabihin, if you click save the flow, yan, magkakaroon siya ng error kasi nga, hindi pa ready ang flow. Merong error dito. Ibig sabihin, kailangan natin itong i-configure. So, if we double-click this, pipiliin natin ngayon ang configuration na keyword kasi keyword ang gagamitin ko na keyword trigger. So, pag nilagay ko yung keyword trigger ko, lalabas yung flow. So, example, ang keyword trigger ko is, this is my keyword trigger. So, example, ito yung keyword trigger ko. This is my keyword trigger. This is my keyword trigger forward. And ayun, dash, double dash after that. So, I'm gonna click OK with this one. And as you can see, naging green na siya. Now, I'm going to save. So, what I've done here sa flow natin is, gumawa ako ng ano? What I've done here is, gumawa ako ng isang flow, isang text lang, pero meron siyang isang trigger, ang keyword trigger. So, pag tinype ko yung keyword trigger ko, lalabas yung flow. So, that's how it works. So, i-testing natin. Let's see how this works. Pumunta tayo sa page natin and let's see. So, ito yung page na gagamitin natin for testing, guys. This is the page. And then, what I'm gonna do is, I'm gonna message this page. I'm gonna send a message to this page. I-click ko ang edit page. And then, I'm gonna click test button. And after that, obserbahan nyo to ha, this one. Kasi dito tayo magte-test. Dito natin titingnan kung ano yung response ng flow natin. So, since meron na tayong keyword na ginawa, ito yung keyword na ginawa natin, guys. Oh. Ito. Oh. Itong this is my keyword trigger. So, pag tinype ko dito yung keyword ko, by the way, i-screen share ko ng maayos to ha. Yan. So, pag tinype ko dito yung keyword ko, lalabas yung flow. Ayun, hello, this is my first flow. As you can see, lumabas na yung flow natin. Ito yon. So this is how the keyword trigger works. Okay? So pag nagtetest ka ng flow mo, ang pinaka-favorite ko dyan na method is using keyword trigger para pag nag-trigger ka ng keyword, tinype mo dito yung keyword mo, lalabas yung flow na ginawa mo. Tulad yan. This is my keyword trigger, lalabas yung flow. Okay? Ngayon naman, since we have created our flow, simpleng flow lang yung ginawa natin. Pinalabas lang natin na isang message. What if lalagyan natin siya ngayon ng quick reply o kaya button? Sige, button na muna yung gagawin natin, okay? Gagawa na muna tayo ng button. So, to create a button. So by the way, guys, may nagtanong, pwede po bang maraming keyword trigger? Yes. Pwedeng maraming keyword dito. Ituturo ko sa inyo yan mamaya. So unti-unti lang muna tayo. Ituturo muna natin kung paano yung button. So, example, gagawa na nga ako ngayon ng button. There is another way to create a button which is ito. Pwede mong gamitin ang dock menu natin to create a button. Itong dock menu, yung pinapaliit at pinapalaki natin, this one. Pwedeng paliitin, pwedeng palakihin. Yan. So, itong dock menu. So, i-click mo lang yung buttons and then may choices tayo dito. Pwede tayong gumawa ng quick reply or pwede tayong gumawa ng button. So, in this case, gagawa muna tayo ng button. Okay, yun yung pipiliin natin. So, to add a button, i-click mo lang ang button, drag and drop mo sa screen. Okay, so gagawa tayo ng tatlong button example. So, pag nakagawa ka na ng element, ang unang-una niyang kulay is color gray kasi nga disconnected pa siya. Again, pag color gray, no, disconnected siya. Pag color blue, ibig sabihin meron siyang connection, kaso lang, hindi pa siya configured, meaning wala pa siyang laman. So, kailangan mo pa siyang lagyan ng laman. By the way, guys, para i-configure yung element, kailangan mong i-double-click. Double-click. Hindi single-click, ha? Double-click. Tandaan niyo palagi yung double-click. Double-click para lumabas yung configuration. Kasi pag single-click lang, ibig sabihin, pinipili mo lang yung element. So, kung gusto mo namang yan, no? Kung gusto mong i-configure na yung element mo, tulad nito, itong button, kailangan mo siyang i-double-click. So, click double-click. And then, lalagyan natin siya ng button. Example, ang button natin dito is show me. O kaya, how much? How much? Ito yung button natin na text. Pwede natin siyang lagyan ng emoticon or ng emoji. So, lalagyan natin siya ng emoji dito. So, siguro, ang emoji natin na ilalagay is yung question mark emoji. Yun ang ilalagay natin. So, ilalagay ko siya dito. Yan, how much? And then,
ang merong mga button configuration settings dito. So, merong next step, postback, web URL, web view, e-commerce URL, so marami. Ang pipiliin natin in this case, guys, is ang ano, pipiliin natin ng next step. So, lagi niyong tatandaan, pag next step to pinili niyo na ano, na button configuration, ibig sabihin 'yan is gusto niyong mag-send ulit ng message sa loob pa rin ng Messenger. So, hindi mo siya i-redirect sa ibang website. Hindi mo siya i-redirect sa Lazada, hindi mo siya i-redirect sa page mo. So, within sa loob ng Messenger lang, kaya ilalagay natin na configuration is itong next step. So, idodrawing ko itong next step. Ito yun, no? Ito yung pipiliin mo. Kung gusto mo mag-send ng another message sa loob pa rin ng Messenger. Okay? So, piliin natin to. Next step. And then, i-click natin. Okay. So, configured na yung button natin. So, as you can see, pag gumamatay ng next step, magkakaroon ng bagong element dito. Automatic to. Magkakaroon ng bagong element, which is ang new message set. Ang new message set, guys, ang purpose niyan is it will mark the start of your message thread. Ibig sabihin, bagong batch na naman yan ng mga message. Ang isang batch kasi ng message, ibig sabihin yan, isang buo mo silang isa-send. Sabay-sabay silang isa-send. Sabay, message 1, 2, 3, 4, 5, sabay isa-send, isang batch ng message. Ngayon, pag gusto mong mag-send again ng another batch of message, pag nag-click sila ng button, kailangan mong gumawa or yun ang purpose ng new message set kasi lahat ng messages mo, i-coconnect mo ngayon sa new message set mo para isang batch silang isa-send after the user clicks a button. So, ito yung button natin. Disconnected pa siya. So, kailangan natin siyang i-connect, no? So, to connect a button, ganito. I-click mo tong button, i-connect mo siya dito sa from step at saka next step. Ay sa ano, sa button to button. Buttons to from button. Yun. Yun ang purpose niya. Ikaw connect mo yung button to button. Okay, button to button connection tayo. So after you connect button to button connection, as you can see, naging kulay green na yung button natin. Ibig sabihin, configured na yung button, no? Ang hindi na lang configured dito is itong new message set natin, ito. So kailangan natin siyang lagyan ng postback ID or yung payload ID. Magagamit natin to later on. So let's say na ang postback ID ko dito is how much? Kasi yun yung tanong, no? Ito yung tanong sa button. So para magamit ko siya or matandaan ko siya later on pag nagpa-Facebook ads na ako, to make it sense, para matandaan ko, edi how much din yung ilalagay ko para ano, para it makes sense, no? Hindi kung anong name yung ilalagay ko. It must make sense for me to remember better the postback ID na gagamitin ko pag magpa-Facebook ads na ako. Okay, so meron na tayong postback ID, which is ito. Ngayon, gagawa na tayo ng message. So, right-click, ito rin. Ito rin, isa to sa mga paraan para makagawa ka ng element. So, there are multiple ways for us to create an element. So, by the way, kung nakikita nyo guys na nag-zoom ba to, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, ang ginagawa ko is itong mouse. Kung makikita nyo itong mouse natin, meron tayong tinatawag na mouse wheel. So, ang mouse wheel, pag kinlik nyo ang mouse wheel, zoom in, mouse wheel lang yan. Zoom in, zoom out. So, yun yung mouse wheel. Para mas makita nyo yung ano, yung button. And then, pwede nyo i-move around yung ano natin, yung mga ginawa natin flow. So, to move around, i-drag and drop mo. I-drag mo lang yung ano, yung screen para ma-move mo siya. Para ganon, ganyan. Para ma-move around mo yung screen, i-drag and drop mo lang. Ay, i-drop mo lang yung screen. Yung screen lang mismo ang galawin mo. Okay. So, gagawa tayo ng text element. I-right-click mo yung ano, yung... Pwede mong i-right-click yung element, no? So, there are two ways. Tinuro ko na sa inyo kanina kung paano yung ano, paano gamitin itong ano, paano gamitin itong dock menu. So, pwedeng dock menu, pwede kang mag-create ng text dito. I-click mo yung text, i-drag and drop mo dyan. And then, makakagawa ka ng text element. Pwede ka rin mag-delete ng element dito. I-right-click mo lang yung element. Right-click and then delete. Okay, right-click, delete. So, pwede ka rin mag-right-click sa screen para makagawa ka ng mga elements, which is right here. Ayun, no? Makagawa ko ng text by right-clicking. And then, lalabas na yung element na gusto mo. I-coconnect natin yan sa next step at saka from step. So, let's say, ang tanong ng button is how much? So, sasagutin natin ito dito. Ang product po natin is, sabihin natin 2,500 pesos yung product. Yan, ganun. So,
I-testing natin. Anong itsura ng flow natin ngayon? So ang nangyari, gumawa tayo ng isang button and then gumawa tayo ng isang message set. Sa isang message set, pwede multiple messages ang isa-send mo. Pero for now, isang text lang muna ang ginawa natin. So ikiklik ko ang save. So as you can see, mayroon pang ano, hindi pa ready yung flow. I-ano lang muna natin, i-configure lang muna natin lahat. Okay. So after configuring everything, na-configure na natin, click natin save. Okay, so ano muna, i-refresh lang muna natin yung browser natin. Okay, so marami pang pumapasok, nasa 27 pa sila. Medyo marami-rami pa. Okay, so save natin. Ayun, nakasave na yung flow natin. After saving the flow, sa mga ano pala, by the way, before I continue, sa mga bagong pasok pa lang, do not worry, recorded yung video natin. I know, paulit-ulit na tanong to sa mga bagong pumapasok. Recorded po ang video natin, so pwede nyo pong panoorin yung replay sa YouTube channel ko, and then pwede nyo ring panoorin yung replay sa ano, sa YouTube channel ni Sir Randy. Okay? So let's continue. So since nakasave na yung flow, i-trigger natin ulit yung keyword para makita natin anong itsura ng flow natin. So balik tayo dito. I'm gonna share the screen. I'm gonna make sure lang na yung naka-screen share dito is tama. Ayun. Okay. So pan ano, i-obserbahan niyo tong screen natin dito. Ito, ito 'yon. Obserbahan niyo yung result dito, okay? Kasi dito natin ilalagay yung keyword natin. So let's say maglalagay ako dito ng keyword, lalabas na yung flow natin. Ayun. This is my first test flow. At siya kasi, nagkaroon na tayo ng isang button dito. Ito, how much. Ito yung nilagay natin kanina, di ba, na button? Ngayon, i-click natin itong how much, lalabas yung nilagay natin na text. Ang product po natin is 2,500 pesos. So that is how you add buttons. So how do we add multiple buttons? So madali lang mag-add ng multiple buttons. So balik tayo sa flow natin. So sa flow natin, pwede tayong mag-add ng more buttons dito. By the way, guys, may limitation si Facebook. Again, ang limitation nito, si Facebook ang nag-i-impose ng limitation. Ayaw ni Facebook na makakita or bawal kay Facebook. Hindi ina-allow ni Facebook na maglagay tayo ng more than 3 buttons. Pag buttons yung ginamit natin, ha, hanggang 3 lang ang allowed ni Facebook. Again, si Facebook ang nagbigay ng restriction na to, hindi si MMIO. Ang kaya lang talaga, ang pwede lang ibigay ni Facebook sa atin is hanggang 3 buttons lang talaga. Kaya we must follow Facebook. So gagawa tayo ng 3 button dito. So to create a button, madali lang gawin. All you have to do is i-right-click mo yung button. Pwede kang mag-clone. So right-click, i-click mo yung clone, lalabas na yung button. Ayun. So i-connect ulit natin sa button. So button to button lang din yung connection natin dito. Ayun oh. Button to button lang din yung connection. Pero yun nga, hanggang 3 button lang yung allowed ni Facebook. Again, si Facebook ang nagbigay ng restriction. Hanggang 3 lang ang pwede. So, sa example, sa pangalawang tanong dito, imbis na how much, ilalagay ko dito, show more products. So, ito yung ilalagay ko, show more products. Next step pa rin yung configuration ko dito, no? Kasi I'm gonna show them more of my products inside Messenger pa rin. Di ba sinabi ko kanina, pag next step yung button configuration natin, ito, pag next step yung button configuration, ibig sabihin, magsasend tayo ng message sa loob lang din ng Messenger. Hindi natin siya i-redirect sa Lazada, hindi natin siya i-redirect sa Shopify website mo, hindi natin siya i-redirect sa page mo, sa loob lang din siya ng Messenger. Magsasend tayo ulit ng bagong message sa loob ng Messenger. Kaya next step yung ilalagay natin na button configuration. Okay? So maraming type of button configuration dito, pero next step yung gagamitin natin. Click OK. So magkakaroon ulit tayo ng new message set. So ang gagawin natin guys is gagawa tayo ng 3 branch. Ito yung first branch. Okay, ito yung first branch natin. Ito yung plano natin, ito yung plano natin na gagawin, ha. Ito yung parang ano natin, blueprint. Ito yung first branch. Ito yung second branch natin. Dito tayo magbe-branch out, branch out, and then gagawa tayo ng 3rd branch dito. So ang first branch natin, ang topic natin or sasagutin natin sa customer yung mga tanong niya na how much. So ganun yung ano, magiging thought or parang yun yung flow. If ang gustong malaman ni customer is how much,
Ngayon naman, pag gustong makita ng customer yung mga products natin, ito yung pangalawang branch. Kung gustong makita ng, example lang naman to ha, para ano natin, para maging familiar tayo sa paggamit ng flow. So example, itong branch naman na to is, kung gustong malaman ng customer yung all about the products natin, ito naman, itong branch na to, if gusto tayong makausap ng customer natin or talk to agent, or gusto niya makausap or makachat yung mga ikaw, gusto niya makachat yung live human being, so yun yung magiging setting natin or blueprint. Example lang to ha. So, i-build muna natin yung sa second branch natin. So sa second branch, ang tanong natin sa second branch is show more products. Siguro mas maganda if maglagay tayo dito ng button or ng emoji sa button natin. Ang emoji na gagamitin ko is zap emoji. So dito, show more products. Okay? Oops. Show more products. Ito. Show products na lang. Okay? So dito, ilalagay ko postback ID show products. Again guys, sa new message set name, dapat ang ilalagay mo sa new message set name is yung name na it will make sense. Kasi gagamitin mo siya sa Facebook ads later on pag mag-Facebook ads ka na. Kasi kung ano-ano ang ilalagay mo dito, hindi mo matatandaan kung ano yung gagamitin mo para sa Facebook advertising. So kaya nga, kailangan ang ilalagay mo ng pangalan sa new message set name or yung payload ID na gagamitin mo, it must make sense, no? It must make sense sa flow na gagawin mo. In this case, since ang button natin is show products, ang gagamitin ko na new message set name is show products para magamit ko siya later on pag mag-Facebook ads na ako. So ngayon, in this case, gagamit ako ng carousel. So I'm gonna right-click, text. Next step, ilalagay ko dito. Okay, great. And then yung first name. Great, first name. Just swipe. O kaya, Tagalog na lang. Swipe left lang po tayo para makita ang mga products namin. So pwedeng ganun yung magiging ano natin, message. So mas maganda siguro pag maglagay tayo ng emoji pointing left para mas madali. Yan. Swipe left. Emoji pointing left. Swipe left lang po tayo. Okay. And then gagawa tayo ng carousel. So para gumawa ng carousel, again, dito lang tayo sa itong ginagalaw ko ngayon. Ito yung gagamitin natin para makagawa ng carousel, ang back menu. Okay? So may mahanap ka dyan carousel. So click carousel. Drag and drop mo yung carousel dito. Ito yung carousel. I-drag and drop mo siya sa screen. Ito yung di-drag and drop ko sa screen, guys. Oh. Kung hindi nyo nakita, ang drag and drop ko sa screen is ito. This one. This is the carousel element. Dinrag and drop ko siya sa screen para makapag-create ako ng carousel element. So, i-close na natin to. And then, i-connect natin yung carousel item dito sa next step. Okay? And then, yung mga carousel items, it represents our product. So, sa carousel item, pwede ka mag-upload dyan ng... Pwede ka mag-upload ng image, no? Pwede ka mag-upload ng image dyan. So, in this case, para hindi patagalan, tatlong image lang yung i-upload ko. So, to upload an image dito sa carousel, double-click lang muna ako. Double-click. And then, iseselect ko yung image na gagamitin ko for this example. So, pipili ako ng tatlong products dito or images ng products ko. So, ito yung first product ko. So, sa image redirect URL, pwede ka maglagay dyan. Pero in this case, wag na muna kasi gusto natin na sa loob lang siya ng messenger iikot. Hindi siya magre-redirect sa ibang website. Okay, so sabihin natin na input title ako dito. Ang pangalan ng product ko is Google T-shirt. And then ang subtitle ko, sabihin natin ang subtitle ko is ang presyo. So sabihin natin 300 pesos ito. Per piece na lang. Okay, ganun na lang para mas madali. Okay? So, okay, uploading na. Ngayon, mag-upload ulit tayo ng panibagong image. So dito sa panibagong image, ibang product naman yung gagamitin natin to upload. Siguro ang product na gagamitin natin is ito naman, beauty cream. Beauty cream lotion. Cream na nga, lotion pa. So beauty cream na lang. So sabihin natin ang presyo nito is sabihin natin 400 pesos per piece. Okay? So uploading na yung image. And then after ma-upload yung image, pwede na natin, we can now move on to another image, another carousel item. In this case, ang i-upload natin is ibang product image naman, no?
So hanapin natin. Ito naman. So ano natin, ang product name natin is multivitamins 1 daily. And then sabihin natin per bottle, ang presyo niya is tag 1,800 per bottle or per yan, per bottle na lang ilalagay ko. Okay? So example, I'm gonna click okay. And after that, i-configure na natin yung button ng mga ano natin. So example, ang button natin is buy me. Buy me yung button natin. And then siguro mas maganda is maglagay ako dito ng emoji showing yung cart. So search ako dito sa emoji cart. Yan. Para mas maganda yung button natin, buy me, okay? So after that, gusto ko siyang i-redirect itong ano na to, itong this one, gusto ko siyang i-redirect doon sa website URL ko. So example, meron akong Lazada. So ang gagamitin ko dito is itong Lazada URL ko. Ito. Gagamit ako ng hindi webview URL. Ang gagamitin ko pala dito is website URL. Ito, web URL yung gagamitin ko dito kasi gusto ko siyang i-redirect sa Lazada. Okay? So web URL ang gagamitin ko and then ilalagay ko dyan yung link ng Lazada store ko. So pwedeng ganun. So i-click ko tong web URL and then ilalagay ko na yung URL ng Lazada ko dito. So example, https://lazada.com.ph and then example, yung product name mo, ilalagay mo dito. Basta ilagay mo na yung URL ng Lazada item mo dito. So example, this button represents or this product represents your Lazada URL. Ilagay mo na lang dyan. So ganun din dito sa button. Ang gagawin ko, pwede kong i-duplicate na lang tong button na to para mas madali. Right click, clone. Okay? And then, double click ko na lang ulit ko. Papalitan ko na lang yung URL na nakalagay dito. Okay? Ikaw na bahala kung anong URL ang ilalagay mo dyan. So right click ulit, duplicate natin, palitan natin yung button dito. And then example, yan, nakalagay na yung URL ng ano natin, ng store ng mga items. So, as you can see guys, nakagawa na tayo ng dalawang branch. Ang unang branch natin is this one. Ito naman yung second branch. Ito yung sinasabi ko sa inyo ng branch ha. Ito yung first branch natin. Ito naman yung second branch. Ang first branch natin, it deals with how much na question. Ang second branch naman natin, it deals with the products. Kung ano yung products na binebenta natin. Andito yun. So, let's test. I-save na natin to. Save na natin and then punta ulit tayo dito sa ano natin, sa Messenger. And then, i-trigger ulit natin yung keyword natin. Saan na ba yung keyword ko? Copy-paste ko lang yung keyword ko. Okay? So, ito yung test keyword ko. As you can see, nagkaroon na ng bagong button dito. Itong show products. Ito, nagkaroon na ng bagong button kasi nagdagdag nga tayo ng button doon sa main natin. So if I click show products, lalabas na yung mga products. Ayun. Great, Colin. Swipe left lang po para makita yung mga product natin. So ito yung mga product natin, guys. Nakakarosel na siya. Okay? So pwede nang mag-swipe left yung customers natin dito para makita yung mga products natin. And after that, pag kinlik ng customer natin yung buy me button, mare-redirect siya sa Lazada. So, i-click natin yung buy me. Ayun. Mapupunta na siya sa lazada.com or yun na yung store nyo. So, pwede na siyang bumili doon. So, example, that would be very simple na flow. Okay? Ngayon, gagawa tayo dito ng third button para it would represent our third na batch or third branch, no? Pangatlong branch natin. So gagawa tayo dito ng button and then gagawa tayo ng branch dyan. So magdagdag tayo ng button dito. Button. I-connect natin dito yung button. And then sa button, ilalagay natin dito talk to agent o talk to human. And then maglalagay ako ng emoji dito na talking to human. So, ang gagamitin ko na emoji, magsa-search lang ako ng agent dito. Agent. Okay. O kaya human. Search ako dito ng magandagandang
talk to human. Okay, I think I'm gonna use this emoji. Yan, talk to human. Ito yung ano ko, ito yung third na emoji ko. And then dito, ang isa select ko, next step ulit tayo. Next step. And then maglalagay ako dito ng talk to human. Talk to human. Ito yung postback ID or payload ID na gagamitin ko pag magka-Facebook ads na ako later on. So I'm gonna right click. Ang gagamitin ko is dito. So, hello, first name. Okay po. Babalikan. Sabihin na natin, wait lang po tayo. Wait lang po tayo. Pag available na, available na po ang mga ang isa sa mga agent namin, i-chat po namin kayo. Meanwhile, pwede nyo po explore pa ang iba pa naming product. So pwedeng ganito yung ano natin. Click mo lang ang show products button sa baba. So pwedeng ang ginagawa natin ngayon is we are encouraging our customer to view our products. Parang gusto natin na ma-expose siya sa ino-offer natin para hindi lang isang product ang mapapilian niya. So, ibig sabihin, gagawa tayo dito ulit ng button. And then sa button, i-connect natin dyan. And then ilalagay natin dito, show products. Tapos itong button na to, ang kagandahan dito sa button na to, pwede natin siyang i-connect sa existing na natin na flow. So ito, pwede natin itong i-connect dito. Kasi 'di ba ito yung product natin na ano? 'Di ba ito yung product natin na flow? So i-connect natin siya dito itong button, it will redirect here. So i-connect mo lang itong dito, i-connect mo siya dito. Yan. So ang mangyayari, itong flow na to, itong button na to, pag kinlik niya yung button na ito, itong button na to, pag kinlik niya, lalabas ang ginawa natin ng flow wherein gumawa tayo ng carousel. Okay, that shows our products. So i-save na natin to. Tingnan na natin ano ang result nito. So guys, again, observahan nyo yung nasa chat natin dito. Observahan nyo yung andyan kasi dyan nyo makikita yung result ng ginawa nating messenger bot. So let's say i-trigger ulit natin siya using our keyword. I-trigger ulit natin. Okay? Lalabas, magiging tatlong button na yung makikita nyo. Ayun, no? Tatlong button na siya kasi tatlong branch yung ginawa na natin. Meron tayong how much, show products, at saka talk to human. Let's say na gusto natin i-test yung talk to human natin na branch or na flow. Lalabas na ngayon yung ginawa natin. Ayun, no? Hello, okay po, wait lang po tayo. Pag available na po ang isa sa mga agent namin, i-chat po namin kayo. Meanwhile, pwede nyo po explore ang iba pa naming products. Click mo lang ang show products. So pag kinlik ng customer natin yung show products, lalabas na yung mga products natin. Tulad yan. Okay? So pwedeng ganyan. Alright? Pag kinlik niya yung buy me, so makikita natin yung ano, makikita ng mga ano natin, subscribers natin yung iba pang mga products. So ano ba yung mga capabilities dito? So dito sa carousel, pwedeng tatlong button yung ilagay mo dito, no? Pwedeng ganito, button 1, button 2, button 3. So pwedeng ganito. Pwedeng tatlong button yung nakalagay diyan. So i-testing natin, guys. So ang nakalagay ngayon sa carousel, carousel item, yung iba, meron tayong isa na tatlong button, meron namang iba na isang button lang. So let's see kung ano yung magiging result pag sinave natin to. Okay, i-test natin ulit dito sa ano natin, sa edit settings natin, and then test button. Okay, i-test ulit natin, show products, lalabas na yung flow natin again. And then, boom, as you can see, tatlong buttons na yung lumabas dito. Kasi nga, dun sa carousel item natin, dinagdag natin yung mga button. So pwede mo rin baguhin yung mga buttons dyan, yung mga text sa buttons. So currently kasi, kinloan ko lang or kinapi ko lang, dinuplicate ko lang yung mga button, kaya pare-pareho yung buttons dyan. And as you can see, iba yung button dun sa iba, ibang carousel item natin, kasi isang button lang yung nilagay ko dun sa iba. Ayun, no? Isang button lang, yung iba naman, tatlong button. So, ibig sabihin, pwede kang magdagdag ng mga button dito. Ngayon, may nagtanong kanina,
may nagtanong kanina na pwede ba daw multiple keywords? Of course, pwedeng multiple keywords ang ilagay mo dito. Example, keyword trigger 1. So example, ilagay natin to bagong keyword 2. Basta kailangan comma separated lang tayo. Separated with a comma. So example, bagong keyword 2, ibang keyword naman. So gumawa tayo na ngayon ng tatlong keyword. Ang keyword natin number 1 is this is my keyword. Tapos ang keyword number 2 is bagong keyword 2. And then ang keyword number 3 is ibang keyword naman. So as in maraming keyword. Pwede kang maglagay ng maraming keyword dyan. Walang problema. Click mo okay. Pwedeng 100 keyword kung gusto mo. 100 keyword ang ilagay mo. Walang problema. Basta comma separated lang. Meron namang ibang paraan para mas madaling maglagay ng keyword is gagamit tayo ng another feature which is ang bot tools keyword. So para siyang ano, para siyang chat blow fill, para ano siya, part siya ng chat siya ng na messenger marketing natin pero ibang interface siya. Hindi siya dito sa chat flow builder natin isa-set. Punta ka sa bot tools keywords and then ilagay mo doon yung mga keywords. So pwede rin 'yon. In this case, ito lang muna ang gawin natin. And let me illustrate with you. Ang gagamitin natin is bagong keyword naman. So balik tayo dito. Ang keyword na gagamitin natin is bagong keyword 2. Lalabas na ngayon yung flow natin. Ayun o, lumabas na. Do you like to see our products? Yes, show me. So lalabas na ngayon yung products. Swipe left to show our products. Ganon. So this is how our keyword works. Diba? So ganon lang siya. That is how the keyword works. Ito naman. Ibang keyword naman yung ilagay natin dito. So try natin i-trigger itong panibagong keyword na nilagay natin. So pag nilagay natin dyan, matitrigger ulit yung keyword natin. Ito, hi, this is my first flow, how much, talk to human. So ganun siya mag-work. That's how keyword work. So ngayon, meron na tayong tatlong branches dito. Branch number 1. Ito yung branch number 1. Ito naman yung branch number 2. Ito yung branch number 3. So gagamitin natin siya mamaya sa ano. Ito yung ano natin. Ito yung gagamitin natin ngayon sa Facebook advertising. So hindi ko muna, marami pang capabilities ang chatbot natin pero hindi ko ma-show in just one video. Ang goal ko lang this video para bigyan kayo ng paunang step, no? Itulak kayo para lang meron kayong basic understanding how this works. And if meron na kayong basic understanding how this works, mas madali na sa inyong create ng more complex na messenger bot. So ito na muna, simpleng messenger bot lang muna ang gawin natin, okay? Now, let's try to incorporate this sa Facebook advertising. So I'm gonna open Facebook ads ngayon. So wait lang guys ha. I-share ko muna yung screen dito. Ililipat ko muna yung share screen ko. Okay, para naman sa hindi pa nagpa-Facebook ads, at least makinig lang kayo, you would learn a lot sa ano natin dito. So ilipat ko muna siya sa whiteboard guys. Ha? Ito na, whiteboard na muna yung tingnan nyo. Whiteboard na muna yung tingnan nyo. Lilipat muna ako sa business manager account ko sa Facebook. Okay, wait lang guys ha, ina-access ko pa yung business manager account ko. Okay, wait lang. So white na muna yung makikita nyo ha, kasi sineset up ko pa yung ano ko, yung Facebook advertising. KKK, where are you? Natatabunan ng screen. Okay, wait lang guys. Allow me a few minutes to set up my Facebook advertising. So wait lang guys, have patience lang. Puti na muna yung makikita nyo while sineset up ko pa yung Facebook advertising ko. Okay, so wait up guys, wait up. Ready na siya maya-maya. Okay, so ready na siya. I-share ko na. Guys, let me know, ano ba yung nakikita nyo sa screen? Facebook Ads Manager account na ba? Nasa Ads Manager account na ba tayo? Hello? Respond to me para malaman ko if pareho na ba tayo na nakikita sa screen.
Ang nakikita nyo na ba is ang ads manager na ba? Yes, 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 yes. Very good. Okay, so let's proceed. Since ads manager na yung nakikita nyo, magki-create na tayo ngayon ng Facebook ads. So I'm gonna click create. Messenger, ang gagamitin ko is a messages. Ito, messages campaign yung gagamitin ko. Okay, I believe familiar na kayo dito sa messages campaign. Then click continue. Okay, after that, magsaset ako ng ad set name. Sa ad set name, kayo na bahala. So, targeting, kayo na bahala dyan. So, kunyari, nakapag-set na kayo ng targeting, nakapag-set na kayo ng budget, we can now proceed into creating our advertising. Sa ads natin, example, kung ano lang muna. Ito lang muna yung gagamitin natin. Ano lang muna ha? For testing purposes lang muna. Gagamit muna ako ng existing na ad para mas madali sa atin. Kasi hindi naman to Facebook advertising na lesson. Yan ito. Ang lesson natin is how to use Facebook ads sa bago nating messenger marketing na ano na platform. So example, ito yung ano natin. Ito yung Facebook ads natin. So pag gumagawa tayo ng Facebook advertising, okay, wait lang. Change post muna ako. Or mag-create na new na lang muna ako. Sorry guys. I'm gonna create new ads na lang muna para mas ano, para mas step by step tayo. Create an ad ako. Mag-upload ako ngayon ng single video. Image na lang muna para mas mabilis. I'm gonna upload a simple image. Okay, I'm gonna upload a simple image lang muna. Okay, wait lang. Ibang image na lang yung gagamitin ko para mas maganda. Add media, add image. Ito yung image na gagamitin ko. I'm gonna click next. I'm gonna click done. Okay, nakapag-add na ako ng image. Maglalagay na ako ng text. Hello, this is a ads text. Ikaw na bahala kung anong ilalagay mo sa text mo. Ikaw na rin ang bahala kung anong ilalagay mo sa headline mo. Hello, this is an ads headline. Ang kailangan natin i-concentrate dito is itong portion na to. Ito, okay? So, ito yung kailangan natin i-concentrate, guys. Yung message template. So, sino ba dito ang ano na, ang first time sa inyo mag-set up ng message template? First time mag-set up ng message template or hindi pa talaga nakapag-set up ng message template? Itong portion na to, itong pinapakita ko sa screen. Meron ba? Okay, very good. At least may matututunan kayo ngayon kung paano i-set up itong message template. Ang itong message template kasi, magagamit natin to pag nag-Facebook ads tayo using messenger, ano, messenger, yung messenger, messages objective. Okay, very good. Medyo marami-rami din palang, ano, no, hindi pa gumagamit ng message template. Ngayon, ibang tanong naman, sino dito ang nakagamit na, no? Gumagamit na ng message template. Itong naka-encircle sa screen. Gumagamit naman ngayon, ha? Gumagamit naman ngayon. Okay, meron na. Very good. May gumagamit din naman. So, meron tayong tatlong klase dito. Meron tayong ano? Meron tayong tatlong klase ito. Start conversation. Meron tayong generate leads. At saka meron tayong advanced setup. So, magagamit natin to. Ang magagamit lang natin dito is, since e-commerce tayo, itong dalawa lang ang magagamit natin. Ito. Itong dalawa yung magagamit natin sa e-commerce. Ituturo ko rin sa inyo paano gamitin itong dalawang to. Itong start conversation at saka advanced setup. Sobrang dali lang. Pag nakagawa ka na ng flow, wala na. I mean, sobrang dali ng i-set up. Okay? So, ano muna tayo? Sa unang topic natin, I'm gonna show you how to use itong start conversations. Okay? Ito na muna. Gagawa tayo ng panibagong template or a brand new template. Okay? So, if andito ka na na stage, wag mong gagamitin muna ang use existing. Do not use. Wag na munang gamitin ito. Okay? Do not use that. Ang gagamitin mo is itong create new para makonnect natin siya sa bago natin ginawang messenger bot. So, click natin itong edit and then we are going to start a new conversation. So, ngayon, meron tayong tatlong klase dito. Tatlong klase na pwede natin gamitin. Ang una is pwede tayong gumamit ng FAQ. Ito, oh. Ito yung unang setting, FAQ. So, i-open ko muna ito. Ah. Yan.
meron tayong tatlong klaseng ano dito na pwedeng gamitin, tatlong klaseng methods. Ang first method is ang FAQ method. Ang pangalawang method naman is ang quick reply. Ang third method is ang buttons. Iba-iba sila ng format ha. Iba-iba ang itsura nila sa loob ng Messenger. Pag kinlik nila yung ads mo, iba-ibang lalabas. Iba ang formatting. So, tingnan natin yung ano natin, yung anong itsura na itong mga to. What does it look like if ang ginamit natin is ano? Anong itsura muna if ang ginamit natin is ito muna? Itong frequently asked questions. Pag frequently asked questions na mode yung ginamit natin, ang ano niya, ang magiging format niya is vertical. Tingnan mo, oh, ito. May mga question kang ilalagay and then vertical yung format niya. Pag ganun yung format. Okay? Vertical, pataas. Okay? Vertical yung format niya. So every time you add another question, magdadagdag lang siya sa vertical format niya dito. So ito yung question number 1, question number 2, question number 3. So ganun siya. That's how it works. Ngayon naman, pag ang gagamitin naman natin is ang quick reply, ang iba naman ang formatting niya. Pag quick replies naman, if you add more questions dito sa quick reply, to hello, horizontal naman yung format niya. Oops, sorry guys. May nalaglag lang dito. Okay, wait lang. Pasensya na. Okay. So dito naman, horizontal yung formatting niya. Tingnan nyo, horizontal. Pag ganun naman yung format niya, obserbahan nyo, be detailed lang. Yan yun, no? Horizontal yung format niya. Gets nyo, horizontal yung format niya. Kanina, ang FAQ, vertical. Ngayon naman, pag quick reply yung gagamitin natin, ang format niya is horizontal. Pag ganun. Pag quick reply, pag ganun. Papatong-patong siya. Pag FAQ, patong. Pag ano naman, pag quick reply, horizontal. No? Magkatabi yung mga question. Pag buttons naman, iba naman yung setting niya pag buttons. So, ang buttons, this is how it works pag buttons tayo. Ganon. Wait lang ha. Hello. Add button tayo ulit. Hello. And then hanggang tatlo lang yung pwede dito. So as you can see, iba naman yung formatting niya. It's very different from previously na ano. Dun sa dalawa na in-example natin. Ano siya? May naka-enclosed siya. Ito, naka-enclosed siya kanya. And then sa loob nun, andun yung mga buttons natin. Button 1, button 2, and then button 3. Okay? Yun yung difference ng tatlong method. Ngayon, tuturuan ko kayo paano gamitin isa-isa yung tatlong method na yan. So, kayo na bahala. Which of the methods yung gagamitin nyo? Kayo na talaga bahala dyan. Kung button ba? Kung quick reply ba? Or FAQ ba? Ngayon, sa akin, ang options mo, kunyari, ang gusto mong gawing options sa customer is hanggang tatlo lang, alam mo ang pinaka-the best na gamitin kung tatlo lang ang option mo or dalawa or isa lang, buttons na lang. Buttons na lang ang gamitin mo pag ano, pag dito. Kung gusto mo naman na marami, example, lima or apat or basta marami, hindi na pwede ang buttons dyan. Ang kailangan mo na dyan is either quick reply or FAQ. Pero much better ang gamitin mo is FAQ kasi kita agad yung questions. Ganun. Ganun kasi siya. FAQ ang gamitin mo kasi kita agad yung question. Pag ganun kasi ang formatting ng FAQ. Pag quick reply kasi i-scroll up pa, igaganon pa ni i-scroll to the left pa ni customer para makita yung mga options na ilalagay mo. Pag quick reply. So yeah, so that's the difference. And that is my recommendation. So dito muna tayo. Ang una muna natin gagawin is FAQs na muna. Pag FAQs yung gagamitin natin guys, okay? Pag FAQs yung gagamitin natin na method dito, then we must add a keyword. Keyword-based yung ano FAQ. Okay, so ito, FAQ yung nakaset dito. Yan, no? Pag FAQ, keyword-based ito. Keyword siya para matrigger mo ang FAQ. Alright, tandaan nyo yan. Keyword-based ang FAQ para matrigger mo siya. Ibig sabihin, dito sa flow mo, pag gumagawa ka ng flow, balikan natin yung messenger flow natin ha. Balikan natin yung messenger flow natin. Ayun, nasa messenger flow na tayo.
kailangan gumawa tayo ng keyword that would represent each of our questions. So, tingnan natin kung may mga relevant ba na questions dito. So, ang buttons hanggang 3 yung maximum. Kung gusto mong more than buttons, more than pa yung ano, yung ilalagay mo, hindi na button yung gagamitin mo. Either FAQ na or quick reply kasi button hanggang 3 lang yung allowed ni Facebook. Okay, dito tayo sa ano, dito tayo sa balik tayo. Ang first question natin must be our keyword. So, 'di ba ang first question natin is ano? Ano bang first question natin? How much? Ikaw na bahala ha kung ano ang ilalagay mo dito. Pero in this case, how much yung magiging first question ko? How much? Okay, sa how much, yun yung keyword. Ngayon, it's very important kung gusto mo siyang i-connect sa MMIO messenger bot mo, dapat itong automated response mo is blanco. Ha? Huwag mong lalagyan. Blank lang ito. Leave it as blank. Kasi pag hindi mo yan nilagyan, o pag nilagyan mo yan, magkakadoble-doble yung sagot. Kung ayaw mong maging doble-doble yung sagot, then i-blank mo ang option na yan. Okay? I-blanko mo siya. So after naging blanko na siya, after naging blanko, itong how much na to, gagawin mo siyang keyword. So i-copy mo siya, gagawin mo, i-copy mo ito, you copy that, and then bumalik ka sa flow mo. Okay, dito sa flow, di ba gumawa tayo na tatlong branch sa messenger flow natin. Ito yung branch number 1, ito yung branch number 2, ito yung branch number 3. Okay? Sa branch number 1, guys, ito. Itong branch number 1, it represents the how much na question. Ito yung sinet natin kanina, di ba? Kung natatandaan nyo. Okay? Sa branch number 2, ito naman yung products. Kung gusto niyang malaman yung products natin. Okay? Sa branch number 3, ang sinet natin dito is agent. Kung gusto niyang makausap yung mga ano, kung gusto kanya makausap yung agents natin. So meron tayong tatlong branch. Branch number 1, branch number 2 at branch number 3. So pwede ka pang magdagdag ng branch dito pero ang gagamitin mo na is quick reply. So in this case, tatlong branch lang muna tayo para hindi na tayo matagalan, okay? So ang first branch, it represents the how much. So kaya doon tayo gagawa ng keyword. So I'm gonna go back to our branch here kasi doon natin i-attach yung keyword natin. Ito yung first branch natin. I-attach ko yung keyword ko dito sa new message set. Ang keywords kasi guys, na-attach lang siya sa new message set at saka sa reference. Dalawang paraan lang. There are only two elements wherein you can attach your keyword. So dito, I'm gonna create a keyword here. Punta ko sa actions. I'm gonna drag and drop itong keywords. Ito. Keyword trigger. That's how you create a keyword. I'm gonna create a keyword trigger. And then drag and drop ko siya screen. And then ikakabit ko siya dito sa keywords. Ayun. So itong keyword na to, it represents yung ano ko, itong first branch ko. So dito ko na ilalagay yung keyword ko. Yung keyword ko na to, ito yung kinuha ko sa Facebook ads ko, sa Facebook ad settings. So i-admit lang muna natin yung mga bagong pasok. Habol na lang kayo sa mga lessons natin. Admit all. Okay, very good. So dito, ang keyword type natin is keyword. I mean, yung trigger type is keyword. And then ilalagay ko dito is how much. Again, guys ha, para ano ha, para klaro. I-remind ko kayo baka hindi nawala na kayo sa ano, sa discussion. Itong how much na keyword na ginamit natin dito, ito, itong nilagay natin. Ito yung nilagay natin sa Facebook ads na question. This one, itong question to, this one represents this one. Okay? This one represents ito. Itong sa FAQ natin na nilagay, klaro yan ha? Klaro yan. Kung ano ang nilagay mo sa FAQ, no? Kung ano ang nilagay mo dun sa FAQ na how much, na keyword, na question, yun din dapat yung keyword na ilalagay mo sa messenger flow mo para makonnect mo silang dalawa. Okay, makonnect mo yung Facebook ads mo at makonnect mo yung messenger mo, yung ginawa mong flow. Okay? So ngayon, nakonnect na natin siya. I-connect naman natin ngayon yung pangalawang branch natin. Ang pangalawang branch natin, ito. Show me, ang keyword natin, sabihin natin na show me more products. Ito yung pangalawang question natin. Show me more products. So pansinin nyo guys, ito yung preview niya. Oh. Pansinin nyo to. Ganyan yung itsura.
Ito yung itsura pag pag kinlik ng Facebook subscriber natin. Kunyari, pag kinlik ng user yung ads natin, pag kinlik niya yung ads, ito yung makikita niya. Kung ano yan, ito yun. Ito yun, no? Yung nakalagay dito. Yan yun. So, since meron na tayong keyword dito, ito yung gagamitin natin na ilalagay sa branch number 2 ng flow natin. So, I'm gonna copy this question number 2. Again, guys, very important to. Naka-leave blank ito. Itong automated response mo, naka-blanko ito, ha? Blank. Wala kang ilalagay dyan. Blanko yan kasi naglagay ka dyan, magdodoble-doble. Magdodoble-doble yung reply ng messenger bot mo. Kaya blanko yan. Huwag mong lalagyan. Hayaan mo na yung messenger flow na ginawa mo sa MMIO ang sumagot. So ito yung keyword mo. Kaya ito yung kukopyahin ko. Copy this. Babalik ako sa flow. And then, di ba, naglagay na tayo. Ito yung keyword natin na nilagay, guys. Attention, ha? Be attentive. Ito yung keyword na nilagay natin sa branch number 1. Ngayon naman, maglalagay tayo ng keyword sa branch number 2. Ito, again, ha? Ito yung branch number 1 natin. Para lang klaro, ha? Paulit-ulit kong iaano sa inyo. Ito yung branch number 1. Ito yung branch number 2. Ito yung branch number 3. Ngayon, maglalagay na, since meron na tayong keyword sa branch number 1, ito, ayun, no, ito yung keyword natin sa branch number 1. Nalagay na natin. Ito, trigger. Keyword trigger. Ngayon, itong branch number 2 natin, dito naman tayo ngayon maglalagay ng keyword para makonnect natin yung branch number 2 ng flow natin doon sa Facebook ads natin. So to do that, ganito lang. Okay? So itong new message set, dito ako maglalagay ng keyword triggers. So I'm gonna open up our doc menu. Ilalagay ko yung triggers, ibababa ko siya dyan. At saka, i-connect ko yung new message set, i-connect ko siya dito sa triggers. Yan, connected na. So ang ginawa ko, kinonnect ko ang triggers sa triggers. Itong triggers na to, nakakonnect siya sa triggers. Again, para klaro, i-zoom out ko, guys. I-zoom ko para klaro ng lahat, ha, kung saan i-connect ang triggers. So dapat new message set, ha, yung gagamitin natin, new message set. Tapos itong trigger na to, ito yung i-connect mo sa trigger. Ayan, ha? Klarong-klaro yan. Grade 1. Grade 1. Klarong-klaro. May trigger dyan. Ito yung i-connect mo sa trigger. Sa new message set mo siya i-connect. Itong new message set na to, new message set na nagre-represent ng branch number 2 natin. So dito ko ngayon ilalagay yung second question ko sa ads ko. So keyword ang nilagay ko dito na type sa trigger. And then ito yung nilagay ko. Again na guys, to clarify, para sa mga nawala na sa wish show, ang nilagay ko na keyword dito, ayun no, yung keyword ko na nilagay dyan, yan yung FAQ na nilagay ko sa Facebook ads ko. Tandaan nyo, ang keyword na nilagay ko dito, ito yun. Ito yun, wait lang guys ha. Ito yun. Yan yung keyword na nilagay ko doon sa branch number 2. Okay, klaro ha? Klaro. Ngayon, let's go to branch number 3. Ang branch number 3 naman natin, can I talk to agent? Can I talk to agent? Ito yung branch number 3 natin, guys. Can I talk to agent? So, ito naman yung magiging keyword ko sa branch number 3 ng flow ko. Okay, tandaan natin yan. And also, this one, importante, naka-leave blank lang ito. Blanko dapat yung nakalagay dyan, ha? Walang automated response na nakalagay para hindi magdoble-doble yung sagot mo ng messenger flow mo. So, balik tayo sa flow natin. Okay, so ito yung ano natin. Para ma-recall tayo, ito yung branch number 1. Okay? Ito yung branch number 2. Ito yung branch number 3. Ang branch number 1, check, nalagyan na natin to ng keyword. Okay, good. Ang branch number 2, nalagyan ulit natin ng keyword. Ang hindi pa natin nalalagyan is itong branch number 3. So, let's go to branch number 3. Again, new message set ulit tayo. And then, i-open up ulit natin yung ginawa, yung doc menu, which is here. Ito yung doc menu natin, guys. I'm gonna open this up. And then, itong trigger ulit, i-drag and drop ko ulit itong trigger
at I'm gonna put it sa screen. Yan. And then after that, i-connect ko ang trigger sa trigger. Ayun o, grade 1 yan ha. I-zoom natin. Nakalagay na mismo dyan, ang trigger, i-connect sa trigger. Ayan ha. Alam, klarong-klaro na. Nakalagay na dyan kung saan i-connect ang trigger. Ang trigger, dapat i-connect siya sa new message set. Okay? So after that, let's go here sa triggers. Iseset na natin yung trigger type niya. Ang trigger type niya ngayon, guys, is keyword. And then, ilalagay na natin ito. So again, paulit-ulit, itong can I talk to agent na keyword, ito yung keyword na nilagay ko doon sa Facebook ads ko na template nung nag-set up ako sa Messenger ads template. So this one is this one. Ito yon, guys. Ito yon, ha? Klaro yon, ha? Klaro. Kung anong nilagay ko dito, yun din yung keyword ko para makonnect ko siya. Klaro na connection yan. Paulit-ulit. Okay. Nakaset na siya. So ngayon, lahat ng ano natin, lahat ng branch natin meron ng keyword. Okay? Branch number 1, may keyword na. Branch number 2, may keyword na. Branch number 3, meron na ding keyword. And lahat ng keyword na nilagay natin sa mga branch is it represents the FAQ questions na nilagay natin sa Facebook ads, which is this one. Ito, this is our keyword number 1. This is our keyword number 2. And this is our keyword number 3. Klaro? Okay. So save na natin yung flow natin. Let's save this flow. Kasi itetest na natin yung ano natin. We are now going to test our flow if konektado na ba siya sa Facebook ads natin. So let's go back here. We are now going to test. So to test, ganito lang ang gawin mo, guys. I-click mo tong preview in Messenger. Ayan. I-click mo lang yung preview in Messenger. Ito. I-click mo yung preview in Messenger para i-test mo if connected na ba yung Facebook ads mo sa Messenger flow. Okay? So click preview in Messenger and let's go back to our profile. Okay? So itong profile, i-open ko itong profile. Ito yon. Wait lang natin hanggang mag-open. Ayun. By the way, guys, i-ano ko lang muna ha. I-delete ko lang muna yung conversation para magsimula siya sa wala. And then, i-click ko ulit yung preview in Messenger. Ayan, blanco. Okay. Okay, preview in Messenger. Ayun. So, i-admit ko muna itong mga tao na bagong pasok dito. So, meron tayong mga bagong pasok na tao. Admit ko lang sila lahat. Okay? So guys, as you can see, eto na yung itsura. So sa desktop kasi yung ginagamit natin, ang makikita nyo sa desktop is naka side by side pag desktop. Pero pag mobile, ha, tandaan nyo, pag mobile yung gagamitin natin, naka ganun. Kasi FAQ nga. Ganun yung setting niya pag mobile, pero pag desktop, ganyan. So medyo nakakalito siya, pero pag desktop, either quick reply or FAQ, nakaganon siya. So ito na yon, ito na yung testing natin. Ito yung mismong Facebook ads template na Messenger bot. So let's see. I-click natin yung how much. Pag in-click natin yung how much, dapat lalabas yung flow natin. Ayun, lumabas na nga. So itong flow na to, nakakonnect siya sa previous ko na ginawang flow. So medyo babaguhin ko yung question dito kasi nagamit ko na pala tong keyword na to. So para maging bago yung keyword, pasensya na, yung keyword na yun, nagamit ko na siya before, kaya ibang flow yung na-trigger kasi yun. Kaya babaguhin ko yung keyword natin, guys. Ito yung, imbis na question mark, gagawin kong emoji yung question mark. Gagawin kong emoji yung question mark para panibagong keyword, no? Bagong keyword yung gagamitin natin. So babalik ako sa flow, i-update ko yung mga keyword na ginamit natin dito. So, imbis na question mark na normal, emoji na question mark yung gagamitin ko. Emoji question mark. Yan. I-update natin yung mga keyword na ginawa natin sa flow para mag-coincide siya. Yan. Para unique. Kailangan kasi unique keyword na gagamitin mo. Pag yung keyword kasi na ginamit mo dito is nagamit mo na before, ang lalabas na flow is yung nakakonekta sa keyword na una mong ginamit. So, kaya
unique dapat yung keyword na gagamitin mo. Okay? So, ganun siya. Okay, unique keyword na gagamitin. So, pag unique keyword yung gagamitin mo, hindi na siya ano, bagong keyword na siya. So, as you can see, ang ginamit ko para maging unique is, imbis na normal question mark, emoji na question mark yung ginamit ko para unique keyword siya. So, let's try it again. Preview in Messenger. Ayun, eto na. As you can see, updated na yung ano natin yung mga keyword triggers. Ayun, no? Kung mapapansin nyo, naka-question mark na. Ang mga question mark na ginamit natin was emoji. So, if we click here, iba na yung lalabas. Ayun, no? Oy, wait lang guys, ha? Hindi ata na-save. Okay, save natin ng maayos. Make sure na tama yung mga keyword na ginamit natin para konektado sa mga keyword na ginamit natin sa bago nating flow. Okay. Medyo ano lang, medyo may keyword pa ata akong na-set dito. Try natin ibang keyword dito. Okay. Let me know how we can help you. I think medyo may ano ako, may conflict ako sa keyword na ginagamit ko. Let's try another keyword here, guys. May keyword ako na conflict. Kailangan kong kopyahin to isa-isa. And then ito mismo yung gagamitin ko. Siguro doble. Let's try. So itong account kasi na ginamit ko nito, ilang beses ko na kasi ginamit itong account na to para sa pagtitesting. At saka sa pagkakandak ng lesson, kaya yung minsan yung keyword na ginagamit ko is paulit-ulit kasi paulit-ulit lang yung lesson na ginagamit ko dito. Let's try. So ito, keyword type ito. Marami pang method dito na pwede natin gamitin, which is ang postback ID na method. Postback ID na method, pwede pa yun ang gamitin natin. Okay, copy natin to. Yun ang ilalagay natin dito. Okay. Okay, so kung ano naman, kailangan natin i-change. I think yung emoji, medyo may update ata tayo dito na medyo may problem sa emoji. Pero let's test lang. Kapag hindi tinanggap tong emoji, let's test another. Hindi nga tinanggap yung emoji. Let's try another one. Show me more products. Normal question mark yung gagamitin ko, pero iibahin ko yung keyword ko. Maglalagay ako ng period dito. Okay? So show me more products and then maglalagay ako ng normal question mark and then period. Normal question mark and then period. Kasi yung emoji, may new update na medyo may problem pag emoji yung gagamitin natin. So, that is ano pa. Kailangan pang i-fix yung update na yon para tumanggap ng emoji. Pero for now, ano muna gagamitin natin? Question mark with period. And then after that, gagamitin na natin yung buttons or quick reply para sa pagtetest. Okay. Okay, so save na natin. Okay, and then let's trigger the keyword. And then pag kinlik natin yung how much, lalabas na yung tama. Lumabas pa rin yung property na ginawa ko before. Iti-turn off ko muna yung keyword na ginawa ko before ha, para clear tayo. Yung keyword na ginawa ko before, iti-turn off ko muna. So go to keywords kasi magta-turn off ako ng keywords. I'm gonna delete the previous keyword na ginamit ko para hindi magka-doble-doble. Ito yung ginamit ko before na keyword. Asa na ba yung how much? Ito, how much keyword. How much na keyword? Ano ba na yung, saan na ba yung how much na keyword na ginamit ko? I-delete ko muna yon. Mahirap maghanap. Bagong, ano na lang? Double ano na lang gagamitin ko. Ganito na lang. Dito ko na lang ilalagay yung period. So, for the meantime lang to guys, ha. Para lang ano, para lang mabilis tayo. Hindi ko na muna ito turn off kasi medyo matatagalan ako. Medyo gahol tayo sa time. So, mamaya ko na ito turn off yung inano kasi mahirap maghanap. So, pupunta ako sa my first MMIO flow. And then, i-update ko yung mga keyword na nilagay ko dito to reflect a unique keyword. Yan, unique na talaga to. Nilagyan ko na ng period sa ano. Okay, wait lang guys. Unique keyword, unique keyword, unique keyword.
Okay, update natin tong keyword. Update natin yung keyword. And then after this, we are going to use the second method, which is ang button. Yan. Okay, make sure lang natin na tama lahat ng keyword na ginamit natin dito. Kasi FAQ, pag FAQ, keyword type yung gagamitin. Pag ano naman, pag quick reply o kaya button, ang gagamitin natin is, ano, tawag dito. Ay, tama. Sorry guys. Mali pala yung page na ginamit. Mali yung page na ginamit. Oo. I am sorry. Tama kayo. Tama kayo. Mali yung page na ginamit. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Pasensyahan nyo na ako. Kaya pala kahit anong gawin ko, iba pala yung page na nakaset. Pagpasensyahan nyo na ako guys, medyo nawala ako sa wish yun. Ako pala yung nawala sa wish yun. Leave muna natin to. Ipalitan natin yung page. Palitan natin yung page, guys. Ang page na ginamit ko dito is itong. Kaya pala iba talaga kahit anong gawin ko, iba. Pagpasensyahan niyo na ako ha, if nawala ako dun sa wish yo. Okay, forgive me for my mistake. So ang ginamit ko na ngayon is tamang page na ito. Ha. World Best Tools na yung ginamit ko. Ang ginagamit ko sa testing is World Best Tools, pero ang ginamit ko sa ads is ibang page. Kaya pala, oh my God. So edit natin ulit yung page. Check ulit natin yung keyword na ginamit. Kaya pala hindi ko mahanap yung keyword doon. Parang nahihirapan akong maghanap. Alright. Let's try again. Pasensya na. How much question mark? So I think pwede ulit tong ano, how much dito. Oh my God, that's a very ano. Yung page na ginagamit ko sa testing is ibang page yung ginamit ko sa ads. Buti ano, buti nakita niyo agad. Yung iba pala tong ginagamit ko sa flow. So thank you so much for correcting me. Okay. Buti nagbasa ako ng comment. Nakita ko maraming na nagko-comment. Yun pala yun. Okay. Let's save our flow. So ganun, don't do the same mistake as I did. Ang ginamit ko kasi na page sa ads is iba sa ginagawan ko ng messenger flow. So doon ako nagkamali guys. Ayun, tama na. Andito na siya pumupunta. Hindi ko siya napansin nung una. Okay. Click natin yung how much. Ayun, lumabas na. Tamang flow na yung lumabas. Ay, nako, yun lang palang problema. Tama na siya ngayon. Do not do that. At least warning na to sa inyo na kaka-troubleshoot nyo. Ba't wala dito? Hindi ko makita yung keyword. Anong keyword na yung ginagawa ko kanina? Ang mistake pala was ang page na ginamit ko sa messenger ads nung gumawa ako ng ads is iba sa ginagawa ko na flow. Kaya ganun, medyo nakakalito siya at first. So do not do the same mistake. Be careful guys when doing this. Dapat yung gagawin nyo na, ano, na Facebook ads na page, yung gagamitin nyo sa Facebook ads na page sa pagka-create ng creative is the same sa messenger flow na gagamitin nyo. So, gumana na siya ngayon. Okay. So, tingnan natin. Pag show me more products, lalabas na siya. Tama na yung lalabas. Ayun, no? Tama na yung flow na lumabas. Okay. So, that's the first method. Second method tayo, guys. Second method. Ang second method na gagamitin natin was yung postback ID or yung buttons or quick reply. So, ang ginamit natin earlier was ito, FAQ. Ang gamitin naman natin ngayon is ito, quick replies naman ngayon yung gagamitin natin. So let's use quick replies. I-click natin yung quick reply. And then dito sa quick reply, same pa rin na ano, same, pwedeng same. Actually, pag quick reply kasi yung ginamit natin, hindi na siya keyword-based, no? Hindi na siya keyword-based. Tandaan nyo,
Pag quick reply, yung gagamitin natin, wala nang pake ang keyword sa yung ginawa natin na keyword, hindi na doon magbe-base. Okay, naka-X na. Gets ba natin ang difference, guys? Hello, hello? Nakikita nyo ba ako? Ano naman? Patingin naman ng chat kung nakikinig pa kayo sa akin. Pag quick replies yung gagamitin natin is hindi na siya naka-base sa keyword. So kahit iba yung nakaset na quick reply, walang problema yon, no? Walang problema. Hindi na siya naka-keyword based. So kahit ano na ang ilalagay natin dito. How much po? Ibang keyword na. Ibang-ibang ano na kasi hindi na siya keyword based. Ang keyword based lang is yung frequently asked question. So how much po? Pero dito, ang kaibahan, imbis na text yung gagamitin mo, ang gagamitin mo is this one. Ang gagamitin mo is itong connect your bot. Klaro ba mga guys? Ang gagamitin natin is itong connect to bot. Clear ba? Hello? Clear ha? Clear. Quick connect to bot. Clear ha? Connect your bot ang ilalagay. Hindi text. Again, connect your bot. Clear ha? Clear yan. Good. Nagkakaintindihan na tayo na ang gagamitin nyo is connect your bot. So, i-click mo connect your bot. Ngayon naman, ano ang ilalagay natin dito? Hinihingan kasi tayo ng bot payload. Ano ang gagamitin natin sa bot payload? Yun yung ginawa natin kanina. Di ba, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, pag gumagawa tayo ng ano, pag gumagamit tayo ng new message set, dapat yung pangalan ng new message set na ilalagay nyo is dapat yung make sense para matandaan nyo palagi para magamit nyo na pag gumagawa na kayo ng Facebook ads. So, dito na natin magagamit yon. So, bumalik tayo sa flow natin. Ito yung flow. Okay, ito yung flow. And then, same pa rin na concept. Meron pa rin tayong branch number 1, branch number 2, at saka branch number 3. Pero, since hindi na siya keyword-based, iba na yung gagamitin natin. Ang kukunin na natin ngayon is ang payload ID. Okay? Yung payload ID, yun yung hinihingi ni Facebook Ads. So, I'm gonna go back here. Hahanapin ko yung payload ID. Makikita ko yun sa new message set. Dito ko makikita ang payload ID. Okay? New message set. So, i-double click ko ang new message set. Ayun, ito na yung payload ID. Ito guys, yung hinihingi ni Facebook. Ito yung hinihingi ni Facebook. So, again, ito yung hinihingi ni Facebook. I'm gonna copy this one. I'm gonna copy this. Copy this. Right click, copy. Pagkatapos kong makopya, babalik ako ngayon sa Facebook Ads. Ito yung ilalagay ko sa bot payload. Klaro ba? Klaro, klaro? Klaro ba kung saan kukunin yung bot payload or you connect your bot? Klaro ha? So yun nga, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na pag nag-aano kayo, pag gumagawa kayo ng new message set, always yung pangalan ng new message set is dapat it makes sense para sa bot payload, pag nag-Facebook ads na tayo, ano na? sorry about that. Sorry, yung lalamunan ko. Para madali na siyang i-connect. Kasi nga, di ba sabi ko kanina, itong ano natin, itong quick reply, hindi na nga siya naka-keyword base. Since hindi na siya naka-keyword base, ano na siya? Ano na ang basis niya? Ang basis niya na ngayon is ang tinatawag nating bot payload. Ito. Bot payload na yung basis. Ang bot payload, kukunin natin dito. Dito natin kukunin ng bot payload sa new message set. Ito. Open up your new message set. Double-click mo. Lalabas na yung bot payload. So, use the new message set that represents your branch, the branch of your flow. Okay? So, balik na tayo dito. Gagawa ulit tayo ng bagong quick reply. Ang quick reply naman na gagamitin natin is how much pakita po ng ibang products. So, pwedeng ganun, pakita po ng ibang products. Ito yung gagamitin nating quick reply. So as you can see, ito yon. How much po? Ito yon. Ito naman, pakita po ng ibang products, ito yon. So again, since hindi siya quick reply based, kailangan ang gamitin mo is, ano nga ba yon? Ano nga ba yon yung gagamitin mo? Connect your bot. Yan.
Ito yung gagamitin nyo, ha? Connect your bot. So after clicking connect your bot, hanapin nyo na ngayon yung payload ID, which is andito sa branch number 2. Ang ilalagay mo na ngayon isang branch number 2, ha? Hindi yung branch number 1. Ang branch number 2 yung ilalagay natin na bot payload. Ito yung branch number 1 kanina, nalagay na natin yan. Itong branch number 2, ito yung ilalagay pa natin. So ito yon. Go to new message set. Again, nasa new message set tayo. I-double click mo ang new message set mo. Kung saan naka-attach yung keyword triggers kanina. At then ito yon. Ito yung bot payload kanina. Right click, copy. Yun yung ilalagay mo dito sa bot payload mo. Okay. So nakaset na. Ngayon, mag-add a quick repeat ulit tayo. So, pakausap po ng agent. So ito yung quick reply number 3 natin, pakausap po ng agent. Ito. Ito yung third natin, no? So i-connect din natin to sa messenger bot natin. So go back, go down, connect your bot, yung pipiliin mo, ito. Connect your bot, and then let's go back to our flow, and then go to branch number 3. Kasi tapos na tayo sa branch number 1, tapos na tayo sa branch number 2, ngayon naman, let's use branch number 3. So, hanapin mo ang new message set ng branch number 3, which is this one. I-double click mo siya. Hindi single click, ha? Click mo, double click, dalawang click, and then hanapin mo ang postback ID, copy mo ito, at ito yung ilalagay mo dito. Yan, connected na. Very good. So ngayon, since connected na siya, just to make sure, isa-save lang natin to. Save lang natin yung bot natin. And then dito, ikiklik na natin tong preview in Messenger. Let's see what it looks like. Okay, nakapag-send na tayo. So guys, be attentive. Andito na tayo. Be attentive dito sa ano natin. Ito. Tingnan nyo to. Andiyan yung testing natin. Diyan tayo nagte-test ngayon. Tingnan nyo. Ito na yon. How much po? Pakita po ng ibang products. Pakausap po ng agent. Ito yung nilagay natin kanina, guys. Ito yun, oh. So, what we are going to do is i-click natin yung pakita po ng ibang products. Lumabas na yung flow natin kasi connected na siya sa bot ID. Okay? Connected to your bot na siya. So, ganun lang siya kasimple, no? So let's try again. I-click ulit natin itong ano. Let's click again yung preview in Messenger. So try natin. How much po? I-click natin itong how much po. So pag-click niyo how much po, lumabas na. Ang product po natin is 2,500 pesos. So ganun. So ngayon, test ulit natin yung pangatlo. Ang pangatlo naman is pakausap po ng agent. Lalabas na yung flow na ginawa natin. Ito. Okay po, wait lang po tayo ng ibang available po ng mga agent. And then pag kinlik niya yung show more products, lalabas yung ano natin, yung ginawa natin na flow about products. Okay, sakuha ba natin? Okay ba? Gets ba natin guys kung paano gamitin na yung ano, yung quick reply connect to your bot? Okay? Okay, gets natin ha? Gets. So let's use the third one. Ngayon naman, button naman yung gagamitin natin. Alright, so nagawa na natin itong frequently asked questions. Nagawa na rin natin ang quick reply. And then, ngayon naman, ang gagamitin naman natin isang buttons. Ito naman yung gagamitin natin. Buttons naman tayo, guys. Alright? So recall ulit tayo, recap. Ang frequently asked question, this is keyword-based. Ang frequently asked, ha? Pag frequently asked question, keyword yung i-connect mo. Pero, itong dalawang to, itong quick reply at saka button, hindi siya keyword-based. Hindi keyword-based ang ano? Hindi siya keyword-based. Ang quick reply at saka ano? Ang kailangan mo dito is connect to your bot. Connect to your bot yung gagamitin mo na settings. Okay? So let's use buttons. So ang button number 1, hanggang tatlong button lang yung pwede natin ilagay. So ang first button natin is pangalan natin how much.
How much? Yun yung first button. Okay. Dito naman, iba ang ilalagay natin dito. Sa button, ang ilalagay mo is send post back. Kita nyo ba guys? Medyo maliit lang siya. Ha? Medyo maliit siya. Ang gagamitin mo guys is send post back. Ha? Kita, nakikita nyo ba to? Tong send post back na setting. Kita ba natin lahat? Hello? Parang isa lang ata ang sumasagot. Baka isa lang ang nakakakita. Alright, so nakikita naman ng lahat. Okay, so ano, just respond to me ha. Just let me know kung nakikita nyo ba yun, send post back. So send post back ang gagamitin nyo, huwag yung open a website. Okay? Para makonnect nyo. So i-click natin send to post back. So pag-click mo send to post back, hahanapan ulit tayo ng payload ID. So again, quiz muna tayo. Medyo maliit na quiz lang kasi gusto kong malaman kung nakikinig pa ba kayo. Saan ko naman ngayon kukunin ito? Itong bot payload. Saan ko siya kukunin? Hinihingan ako na Facebook ngayon ng bot payload. Diba? Send post back. Saan ko siya kukunin? Saan ko siya kukunin? Sa new message set. Very good. So let's go back to our flow. At least alam kong nakikinig kayo. So let's go back to our flow. Let's go back to yung branch number 1. Go to new message set. Ito yung branch number 1. I-right click ko siya. Right click, copy. Yun yung ilalagay ko dito. Okay. Ngayon, mag-a-add ulit ako ng button. So, show products naman yung button ko dito. Show products. Show products. Yun yung button ko. And then, send post back. I'm gonna go back to our flow. And then, hahanapin ko yung new message set. Dito ko kukunin yung payload ID or yung postback ID. Ilalagay ko na siya na dito ngayon. And then, mag-a-add ako ulit ako yung pangatlong button. So guys, again, pag button, ilan nga yung limit ni Facebook? Hanggang 3 lang. 3 lang yung pwede mong gawin pag button yung setting natin. So dito naman, talk to agent. Yun yung gagamitin natin. Yun yung ano natin. Yun yung button number 3, talk to agent. And then send postback. And then, ang postback ID or bot payload, let's go back to our flow. Dito naman tayo. Ito na yung magiging ano natin. Okay? Ilalagay natin dito. Okay, very good. So, meron na tayong mga ano button, tatlong button. As you can see here, tingnan nyo yung ano. Tingnan nyo yung preview natin. Ito yung magiging preview. So, connected na yung mga ano natin, yung mga button with our messenger. So, I'm gonna click preview in Messenger. So, let's go back here. As you can see, boom! Ito na yun, guys. Kita naman natin lahat. Andyan na yung ano natin, yung preview. Itetest na natin siya isa-isa. So, pag kinlik ko how much, lalabas na yung ginawa natin flow na how much. Ang product po natin is 2,500 pesos. Okay? So, pag kinlik ko naman show products, lalabas yung flow na ginawa natin. Great! Lumabas na yung mga naka-connect na products. O, di ba? Ganun lang siya. So, pag-click naman na ng subscriber natin ng Talk to Agent, lalabas yung flow na ginawa natin na Talk to Agent. Ayun, ito yun. No? Ito yung flow. So, ganun lang siya, guys. Sobrang dali. Sobrang daling i-connect kung alam mo lang kung saan ka pupunta. So, since na-connect na natin, ito na yung flow mo. Ito na yung Facebook advertising mo. So, pag nag-Facebook ads ka, pag-click ng subscriber natin yung ano, yung ads mo, ito yung unang-unang makikita ng subscriber natin. Itong unang-unang niya makikita. And then pag kinlik niya yung mga button, connected siya isa-isa sa ano natin, sa Messenger flow kasi nga nilagay na natin yung bot payload or yung postback ID na ginawa natin sa loob ng Messenger flow natin. Okay? So ganun lang siya. So ang sunod mo nang gagawin is isa-save mo na ang ano, ang template na to. You are gonna save this as template. So, ilagay natin MMIO bot template. Okay? So, save and finish. And then yun. Ganun lang siya kadali. Magagamit mo na siya pa ulit-ulit pag nag-Facebook ads ka using another post. Ito. So, pwede ka nang mag-use template ngayon. Ito. Pwede mo nang gamitin ang use existing template and then connected na siya automatic sa bot mo. So, ganun lang siya. So, hindi pa tayo tapos. Meron pang isa. Guys, meron pang isa. Ang ginawa natin kanina is ito.
Di ba? Andito pa tayo. Ang ginawa natin kanina is start conversations, correct? Start conversations yung ginamit natin. Nung in-edit natin yung start conversation, merong tatlong klase. Ano nga ba yung tatlong klase dun sa start conversation? Kung nare-recall nyo pa, i-chat nyo. Ano nga yung tatlong klase na nadiscuss natin dun sa start conversation? Tatlo yon. FAQ. Ano pa? Ano yung isa? Quick reply. Ano yung isa? Tatlo yon. Button. Good. So tatlo yon. Tatlo yung diniscuss natin dun sa start conversation. Quick isang FAQ, quick reply, at saka button. Ngayon, what if meron pa bang ibang paraan? What if ayaw ko gamitin ang quick reply? Kasi merong limitation kasi, di ba? May limitation tayo. May limitation tayo sa isa-send natin dun sa quick reply. Sa quick reply kasi, hindi natin pwedeng i-mix and match, no? It's either yun naman ang disadvantage pag start conversation gagamitin natin, hindi siya flexible, hindi natin mamimix and match. So example, pag ginamit mo button lang talagang gagamitin mo. Pag ginagamit mo naman is quick reply lang talaga ang magagamit mo. So what if gusto kong pag kinlik ng subscriber ko yung ads, gusto kong magpakita ng picture, okay? Gusto kong magpakita ng picture. At saka gusto kong magpakita ng Gusto kong magpakita ng button at saka quick reply. Combination ng button, picture, at saka quick reply. Combination yung gagamitin natin. Hindi siya kaya ng start conversation. Sa tingin nyo, ano ang gagamitin ko in that case? Ano ang gagamitin ko? Advanced setup. Very good. Ang gagamitin ko na ngayon is ito. Advanced setup. Kung gusto kong combination ang mangyayari. So may mga limitation tayo pag start conversation, pero pag JSON setup, maganda ang JSON setup if you want to mix and match, no? Pwede mong i-mix and match yung yung conversation mo. So example, let's go back. Paano ba gamitin itong advanced setup? So i-click mo ang advanced setup, click this one, and then i-click mo ang edit. Yan. Click mo ang edit, and then ito ang makikita mo. Merong code, no? Merong JSON code na makikita. This one. Ito, makukuha natin to sa MMIO. So ang kailangan mo lang gawin is i-delete mo lahat ito. I-delete mo muna lahat. Let's go to the top. Delete everything na makikita mo dito. Yan, delete. Okay, empty JSON na. Ngayon, ilalagay natin dito yung JSON setup or JSON code na binigay ni MMIO. So let's go back to MMIO. Let's go back to our flow. And then gusto kong maglagay ng Ito kasi yung natin. Ito yung pinaka-mother natin na kung makikita mo dito, ito yung branch natin, no? Kita nyo? Ito yung pinaka-mother. Ito yung pinaka-mother. Ito yung reference natin. Again, ang reference yung pinaka-mother. So ito yung branch number 1 sa mother natin. Ito yung branch number 1. Ito yung branch number 2. Ito yung branch number 3. Ngayon, ang gusto ko pag nag-JSON setup ako, hindi by branch, hindi yung branch ang ibibigay ko. Hindi branch. Ang ibibigay ko sa JSON setup is ang mother. Ito ang ilalagay ko sa JSON. Okay? Gets natin, guys? Kung anong ilalagay sa JSON? Yung mother. Klaro ba? Hindi. Kanina, di ba, ang nilagay natin paisa-isa is yung paisa-isa kanina ang nilagay natin is per branch, no? Branch number 1, how much? Branch number 2 is yung products. Branch number 3 is yung talk to agent. Ngayon naman, pag nag-JSON setup tayo, ang ilalagay natin sa JSON setup is yung mother. Yung pinaka-mother niya. Medyo iba lang yung paraan dito. Hindi kasi makikita dito ang JSON branch sa loob ng chatbot. Kailangan mo lang tandaan dito. So punta ka sa branch, pinaka-mother branch mo. I-open up mo yung mother branch. Tandaan mo yung, tandaan mo lang yung postback ID. Ang postback ID is star, ito, basahin natin ito. Ang postback ID mo is, tandaan mo lang,
start of my flow shop. Okay? Yan yung ano, tandaan lang muna natin kasi hindi natin makikita dito yung JSON. Lalabas muna tayo bago natin makita yung JSON setup. So start of my flow shop, ito yung ano natin, postback ID. Ngayon, gusto kong maglagay ng image. So since gusto kong maglagay ng image, hindi text yung ilalagay ko, guys. Ang ilalagay ko dito, hindi text. Umakyat yung lalamunan ko, pasensya na. Sorry. Ang ilalagay ko dito, guys, is ano? iba, media element, or ang ilalagay ko is carousel item para makapag-create ako ng image. Carousel item yung ilalagay ko para maganda-ganda naman. So siguro mamaya, ano na muna? Dalawa na muna ang ano na muna. Isang ano na muna tayo, isang text at isang carousel item para makita niyo yung kaibahan. So let's go back here. Save na muna natin 'to. Tapos para makita niyo yung JSON code, i-click niyo yung back. Back na muna tayo. Back. Let's go back. Ito. I-click niyo yung back. Ayan. I-click niyo ang back. Let's go back na muna. And then ito yung ginawa nating flow. Ito yung ginawa nating flow, guys, para lang ano tayo. Ito yung ginawa nating flow. Okay? So ang JSON code dito na dito niyo yan makikita. I-click niyo yung code ito. Yan. Diyan niyo makikita yung JSON code. Hello, klaro ba? Kita ba yung button? Medyo klaro ba kung saan niyo makikita yung JSON code? Kita naman? Okay, very good, very good. So, ang kailangan mong gawin is go here and then i-click mo tong button na to. Lalabas na yung JSON code. Ayun, no? Lumabas na siya. So, ang kailangan mo lang gawin, 'di ba? Ito yung ano natin, start of my flow. Ito yung pinaka-mother natin, no, 'di ba? Itong how much kasi ito yung first branch. Itong show products, itong JSON code ng second branch. Ito namang talk to human, ito yung third JSON code ng third branch. Pero dito sa Facebook ads, ang kailangan natin is ang JSON code ng mother. Ang JSON code ng mother natin is itong ang postback niya is start of my flow. So ito yung kukopyahin natin. Right click, copy. Ito yung ilalagay natin sa Facebook ads. So yun yung ipo-post natin. Control V. Okay, very good. So may kailangan lang tayong palitan, guys. Ang kailangan nating palitan dito is itong itong first username. Ito kasing lead first username, ito, this one, hindi kasi siya supported. Hindi siya supported pag nag-JSON code ka. Walang ano, hindi itong mapapalitan. Itong personalization. Kaya tanggalin natin yung personalization dito. Hello. So, imbis na hello first username, tinanggal natin yung first username kasi pag nag-JSON code tayo, walang personalization. Hindi supported yung ang personalization, ibig sabihin nun, yung mapapalitan yung first name, mapapalitan yung last name. So hindi siya supported sa JSON, kaya tinanggal natin siya. So as you can see, ito na yung ano natin. Ito na yung flow. Okay? Hello, this is my first flow. So pwede yung pangdagdagan to dito. So example, pwede mong i-edit yung flow mo. Pwede natin ano to. Example, yung text, pwede mong dagdagan dito yung text. Hello, this is my first flow. Unang gawa ko po ito na flow. And ang gagamitin ko dito is ang JSON code para magamit ko siya sa Facebook ads. O, diba? Ang galing. Tapos, panalo. So, ito yung, pwede mong i-edit yung text mo dito. I-save mo lang. After save, labas ka ulit. And then, hanapin mo na yung JSON code mo. So, click JSON code. Mababago na yung JSON code mo. Copy mo lang ulit ito. At saka palitan mo yung code mo dito. So, ganun lang siya pag nag-i-edit ka ng code. Oops, mali. Hindi ko na-copy lahat. So, kailangan kopyahin ko siya lahat. Yan. So pag nakopya ko na siya lahat, papalitan ko ulit itong lead username.
tatanggalin ko ulit yung first username kasi nga sa JSON code hindi supported ni Facebook ang personalization. Okay, siya kung sinabago na siya. Ayun o. Nabago na siya dyan. Ganun lang siya kung gusto kong mag-edit. And then if we click preview in Messenger, i-click natin preview, lalabas na siya dito. Ito na yan, guys. Tingnan nyo. Lumabas na siya. JSON code na to. I-ano ko lang para clear ha. I-scroll up ko lang para makita nyo rin yung buttons. Ayun. So ito, this is generated by JSON code na. Ganun siya. Okay? So pwede pa tayong maglagay dito ng ano, ng quick reply. So to add a quick reply, pwedeng ganito. I-edit mo ulit yung JSON mo. Ay yung, kung gusto mong i-mix and match, ha, lalagyan natin ng quick reply. Maglalagay tayo dito ng quick reply. Yan. So pwede kang maglagay dito ng quick reply. So maglalagay pa tayo ng quick reply. I-connect natin dito. So pwede tayong maglagay ng tatlong quick reply. And then example, maglagay tayo dito. Next step ulit tayo. Sabi natin quick reply 1. Quick reply 1. Okay? Dito naman, next step ulit yung ano. Basta next step lang yung ano mo sa quick reply. Quick reply 2. And then dito naman, next step, quick reply 3. And then i-connect mo ang quick reply sa ano, sa kung anong pwede kang gumawa ulit ng bagong ano dito, bagong branch. So pwede kang gumawa ng bagong branch dito, pag ganun, bagong branch. Yan. Pero in this case, hindi na ako gagawa ng bagong branch. I-connect na lang siya sa mga existing branch natin. Para hindi tayo matagalan, no? Para mabilis. So ang gagawin ko, ika-copy ko lang 'to. I-connect ko siya sa new message set dito. Sorry. I-connect ko siya sa new message set dyan. Oops, sorry. New message set connected to new message set. Yan. Tapos ito rin, ang new message set, i-connect ko sa new message set. And this one, ang new message set, i-connect ko dito. So para siyang ano lang, nag-gets nyo ba yung ginawa ko? Kung anong ginawa ko doon? Nag-gets nyo ba? Hello, okay na ba yung audio? So, nag-guess nyo naman yung ginawa ko, ano? Yung ginawa ko sa quick reply. Hindi na ako gumawa ng bagong branch. Nag-guess nyo ba? Ang ginawa ko, binalik ko lang siya sa mga previous branch natin para hindi na ako matagalan. Okay? So, we are going to save our flow again. Tapos, ang mangyayari, since nagbago ulit tayo ng flow, kukunin ulit natin yung JSON code dito. Tapos i-erase natin ito. Kulang yung JSON code na ginawa ko. Aha. Yan, okay na. So nalagay na natin yung JSON code. And as usual, pag nag-JSON code tayo, papalitan natin yung first name and last name kasi si Facebook Ads sa JSON code, it does not support It does not support personalization. Okay, very good. So, i-click natin save preview in Messenger and then if we go here, boom, panalo. Combination na siya, guys. Nakita niyo ba yung combination natin? Meron na siyang buttons, meron pa siyang quick reply. Ang lupet, panalo. So, yun yung advantage pag advanced setup, pag JSON code yung ginamit mo. Pwede mong i-mix and match, pwede kang mag-combine, no? So, pag kinlik natin tong ano, quick reply number 1, pupunta siya sa branch number 1. No? Ayun, branch number 1. Okay? So, ganun lang siya, guys. So, yeah. So, that's how it works. So, if we go back to our ano, JSON ads, ganun lang ang paggamit ng JSON ads and ganun lang ang paggamit ng flow. We can create ano pa, more extensive na flow. Ano lang, hindi nga lang natin hindi lang natin madi-discuss lahat on this section kasi medyo matatagalan tayo if we discuss all of the capabilities ng Messenger flow. Okay.
Pahinga na muna ako. Medyo 2 hours ako non-stop na nagsasalita. Wew! Pahinga. So ano muna, mag-entertain na muna ako ng question. So while nagpapahinga ako, please ano, i-chat nyo yung mga questions nyo. I-chat nyo yung mga questions nyo while nagpapahinga ako. Hello? So may question dito, paano i-connect sa sequence? Madali lang, ipapakita ko sa inyo mamaya. May auto-comment? Yes, meron din tayong auto-comment. Okay, ano pa ba? May funnel, wala siyang funnel ngayon. Connect to Lazada, what do you mean connect to Lazada? Ang messenger bot, i-connect sa Lazada? E di yung link ng Lazada mo. Yung link ng Lazada mo, yun yung ilalagay mo sa button. May free ang MMIO. So may nagtanong, free po ba ang MMIO? Yes, merong free, pero limited lang yung flow na kaya niyong gawin. Limitado lang. So may free trial tayo 12 months. Ang purpose niyan is para lang ano, para lang magkaroon tayo ng practice. So may nagtanong, paano yung auto-response sa comment? Punta ka na lang sa YouTube channel ko. Andun yung ano, tinuro ko doon kung paano gumawa ng auto-response o auto ano sa comment. And then meron din siyang auto-like, no? Pag nag-comment siya, auto-like and then auto-private message. So kunyari, pag nag-comment, diretso sa private message. So dalawang masasend. May private message at saka pwede rin auto-comment and then pwede rin auto-like. At saka auto-mention, i-mention din niya yung name ng ano ng subscriber. So ano pang mga question dito? Nakaka-affect po ba siya sa CPM? Yes, nakaka-affect sa CPM. Of course. So, nakakaganda. Ang effect niya is nakakaganda ng CPM if you are doing really well, no? Hindi kasi bawal ang automation. Actually, automation is gusto ni Facebook ang automation kasi ang ginagamit natin ng API hindi hack. Hindi hack ang ginagamit natin. Ang ginagamit natin is yung 100% approved na access ni Facebook sa automation. So few businesses lang ang merong access dito and isa na doon ng MMIO. So hindi tayo gumagamit ng hack. We are actually using the automation that is 100% promoted, 100% approved. Hindi lang approved ha, promoted by Facebook. Gustong-gusto ni Facebook if gumagamit ka ng mga ganitong klaseng automation. So may nagtanong dito, magagamit ba siya or ma-edit mo siya pag nagra-run yung ads? As long as hindi mo babaguhin yung postback ID mo, magagamit mo yung flow. So wag mo lang i-delete yung new message set. As long as hindi mo din-delete yung new message set, pwede mong baguhin yung mga flow sa loob ng new message set. Kasi yung new message set, yun lang naman nakakonect sa ano eh. Ang new message set, yun yung nakakonect sa Facebook ads mo. So as long as hindi nagbago yung new message set, pwedeng ano, pwede mong baguhin yung ano, yung postback. Pero yung JSON code, pag binago mo yung JSON code, wala na, mababago na siya. Kasi every time you change your flow, mag-a-update, mababago din ang JSON code. So, yeah, you have to be mindful of that. Ganun. May nagtanong, ano pong meron sa free? I-visit nyo na lang yung website. Ito pala guys. So ito yung website na kailangan nyo i-visit. I-comment ko siya guys ha. I-comment ko siya sa lahat. Everyone in meeting. Yan. So i-click nyo. I-click nyo ang link na yan, yung nilagay ko dyan sa chat. Paki-check na lang yung chat. I-click nyo ang link na yan. Yan kasi yung official link natin for ano para sa group. So click that link. Everybody, click that link. Yan. I-click nyo yung link na yan and then dun kayo mag-register. Tingnan nyo, i-click nyo muna yung link na yan after clicking that link.
after niyo maklik yung link na yan, makikita niyo yung ano niya, yung pricing, ano yung included sa free package. So ganun siya. So ano pa ba? May mga tanong pa dito na relevant. Paano natin pag nag-chat ang customer at hindi dumaan sa bot, paano natin masasalo? So pwedeng ano, pwede kang maglagay ng keyword wherein ano, parang catch keyword. So pwede yun, wherein dun mo i-chat. Or kaya, ikaw na mismo ang sumalo. Pwede ring gumawa ka ng user input. So ang user input, example, nag-chat siya, and then walang automation available, pwede kang maglagay ng user input, and then ng user input, isa-save mo siya sa Google Sheet, and then para basahin mo na lang sa Google Sheet kung meron man, at saka ina-notify ka rin if meron mang ano, if merong user input na nilagay. So hindi ko na madi-discuss dito yung user input, kulang na tayo sa time, pasensya na. Yung trigger po sa reference, pwede po bang hindi keyword? I guess diniscuss ko na yung trigger. Ah, yung testing. Tama ba? Yung testing, pagte-testing. So pwede mo siyang i-trigger yung testing, pwedeng send test. Ito. Sa flow, balik natin sa flow. Pwede mo siyang i-trigger, hindi keyword. Pwedeng ito. Pwede mong i-click itong send test. Wait lang guys ha. Pwede mong gamitin ang send test. Where are you? Saan ba yung button ko ha? Ito. Yan. So nakita nyo ba yung send test button? Yan. So itong send test button, pwede mo siyang gamitin kung gusto mong mag-test. Okay? So another way, yung main, pwede mo rin siyang i-trigger sa get start. Maraming ways para i-trigger actually. Pwedeng m.me link. Pwedeng get started button. Pwedeng automatic reply, I mean comment reply. So there's so many ways how you can trigger your ano, your flow. Ang pinakita ko lang sa inyo was keyword trigger, pwedeng send test, pwedeng sa ads. So pwedeng m.me link. Kung alam niyo yung m.me link, wherein pag kinlik niya yung link, diretso sa Messenger. So parang ano, pwedeng i-trigger sa ganun. So hindi ko siya ma-discuss today. Pasensyahan niyo na. Ano pa ba? Wala pang YouTube channel. So may tanong ito, very relevant question. Paano ma-migrate yung existing sa ManyChat sa MMIO? So ito, tandaan nyo guys ha. Yung subscriber nyo sa ManyChat, tandaan nyo to. Makinig kayo sa akin. Yung subscriber nyo sa ManyChat, hindi si ManyChat ang may-ari nun. Tandaan nyo ha. Hindi si ManyChat ang may-ari ng subscriber nyo sa ManyChat. Ang may-ari ng mga subscriber nyo is ang Facebook page mo. Ang Facebook page ang may-ari. Ngayon, ang ginagawa kasi ni ManyChat, namimili lang siya or kinukuha niya lang yung subscriber mo only after ka nag-subscribe sa ManyChat. Pero yung mga subscriber mo before ka sa ManyChat, hindi mo na makukuha yon. Sa MMIO, iba. Iba ang MMIO kasi kukunin na MMIO, pati yung mga pages before ka mag-subscribe sa MMIO. So yung tanong na paano ma-migrate, actually, there's no such thing as migrate. Kasi hindi naman si ManyChat ang may-ari. Ang mas proper na tanong, paano ma-migrate or paano makuha ang... naintindihan nyo ba kung bakit hindi proper yung term na i-migrate from ManyChat to MMIO? Hindi proper yun kasi ang mga subscriber mo, hindi si ManyChat ang may-ari nun. Mawala man o meron si ManyChat, yung subscriber mo, yun at yun pa rin yun. So, ang pinaka-proper na tanong is, paano mamamigrate ang subscriber from your Facebook page to MMIO? Yan ang tamang tanong. Okay, yan ang tamang tanong. Sobrang dali. All you have to do is enable your page. Yun lang. Pag kinlik mo itong enable page, itong sa Facebook accounts, matik na siya migrate. Wait lang guys ha. Nawawala na naman yung ano ko.
Ayun. Pag in-enable mo to, ito yung isang paraan. Pag in-enable mo yan, yung bot, automatic, mag-start na siyang mag-migrate. So, ang i-migrate niya, yung mga subscriber, even yung mga subscriber mo, before ka pa, yung mga subscriber ng page mo, before ka pa pumasok sa MMIO. Again, hindi mo subscriber si ManyChat yun, ha? Hindi si ManyChat ang may-ari ng subscriber mo. Hindi. Huwag kayong papaloko. Ang may-ari nun isang Facebook page mo. So there's no such thing as migrating from ManyChat to MMIO. Walang ganun. Yung mga subscriber mo, andun lang yun. It has been there all along sa Facebook page mo. Mapameron kang ManyChat or wala, andun yung subscriber mo sa Facebook page mo. So pag in-enable mo tong bot, automatic siyang automatic kukunin ni MMIO yung Facebook page subscribers mo. Another way, pwede mo siyang manually gawin. In order to do that manually, pupunta ka sa subscribers. You can go to subscribers and i-click mo ito. Itong import. I-click mo yung import subscribers from page. Yun, makikita na yung subscribers mo. So, yeah. That's how you do it. Itong testing page natin, makikita mo rin dito kung ilan na yung subscribers, kung ilan na yung So, pwede kang mag-change ng page agad dito para makita mo kung ilan na yung subscribers mo. So, example, this one. So, if you change your page, makikita mo na yung subscribers mo dyan. So, example, this one. So, medyo naglo-loading. Makikita mo yung Facebook pages mo dito. Ang subscribers mo, makikita mo rin dito yung subscribers mo. So, makikita mo in the last 7 days, in the last 30 days, makikita mo in the last 180 days, yung Facebook pages na available, subscribers. So, medyo mabagal lang yung net ko, kaya ganun. Kasi nagre-record ako. Ano yan? Nagre-record while nag-zoom, kaya medyo yung response ng internet natin, medyo limited. So, ito yung i-click mo. Para manual. Manual na pag-update. So, ganun lang siya. Okay. May mga question pa ba dito? Sige, last question na siguro. I think medyo overtime na tayo, 5:30 na. Meron pa kasi tayong appointment after this. So, kailangan na natin i-end yung session natin for today. So, yeah. Ganito yung gagawin natin. Ang pinaka-last question was kung paano i-connect yung messenger sequence. So, madali lang i-connect yung messenger sequence. All you have to do is mag-create ka muna ng chat sequences. So, go to messenger sequence. Itong chat sequence ito. Mag-create ka muna ng messenger sequence. So, go to chat sequence. So, meron din itong chat broadcast, ha? Pwede ka rin mag-broadcast. Pero yun nga, be careful guys kung mag-chat broadcast kayo. Kasi ang chat broadcast, isa yan sa pinakamabilis na paraan para ma-ban yung page mo. Tandaan nyo yan. Ang chat broadcast, yan yung pinakamabilis na paraan para ma-ban yung page mo. Kaya be careful sa pag-chat broadcast. Make sure pag nag-chat broadcast ka, yung tag na gagamitin mo, yung messenger tag na gagamitin mo sa chat broadcast is relevant sa message na gagamitin mo. So let's go here. Ayun. Tulad nito, meron na akong mga chat sequence na ginawa. So pag meron ka ng mga chat sequence na ginawa, punta ka sa chatbot flow mo. Then i-connect mo na yun, yung chat sequence. So to connect to a chat sequence, madali lang. All you have to do is punta ka sa sequences. And then may makikita ka ditong messenger sequence. Ayun. Messenger sequence. So ang gagawin mo, i-drag and drop mo lang itong messenger sequence. And then i-connect mo siya dito sa new message set. Ito, messenger sequence. Pag na-connect mo na sa messenger set, yung messenger sequence, ito, na-connect mo na siya. Ilagay mo kung anong sequence mo siya ipapasok. So example, ipapasok ko siya dito sa chat sequence na yan. Okay na siya. Pasok na siya. So, lahat ng mga subscribers na papasok sa chat sequence, lalabas na siya dyan. So, kung mag-unsubscribe naman, madali lang, pwede ka mag-unsubscribe via tag
or pwede kang mag-unsubscribe. Yeah, via tag na muna, yun yung available ngayon. So gagawa ka ng label, ilalagay mo yung label wherein gusto mo siyang i-unsubscribe. So hindi ko naman i-discuss lahat sa ngayon, medyo pasensya na. Kailangan na nating mag-end kasi goal na ako sa oras. Okay. Yun na muna. Pasensya na sa mga tanong if hindi ko masasagot lahat. Sobrang dami pa nating tanong na hindi ko na kayang sagutin. Pagpasensyahan niyo na talaga. Okay, so ganito na lang. Recorded naman to. Kung meron kayong mga clarifications, just go ahead, create kayo ng account dito. Create muna kayo ng account, guys. Create muna kayo ng account. Sino pa yung walang account? Sino pa yung walang account? Create na kayo. Ito yung mga link. Ayan. Click mo yung link. Click mo register account. Okay. Yun lang yung official link na na para sa group na to, ha? Yung account na to. Nung nag-register kayo, ginamit nyo ba yung link na yan? Yung nilagay ko na link? Gamitin nyo yung link na yan, ha? Yung nasa chat. Yun lang yung gagamitin nyo na link. Wala nang ibang link. Yan. Alright. So, ipopromote ko na ngayon yung Facebook, yung YouTube channel ko. Please visit my YouTube channel and subscribe. Ito yung YouTube channel ko, guys. Ilalagay ko rin sa link. Dito ko ilalagay yung replay ko, ha? Yung replay. Dito ko ilalagay. So visit nyo yung YouTube channel na yan. And then subscribe na rin, guys. Subscribe na rin sa YouTube channel. Magpo-post pa ako dyan ng more MMIO content. Example, advanced na pag-build ng messenger bot, yung mga ganon. Nagpo-post din ako dyan ng mga topics about Facebook ads. Anything related sa email, sa online marketing. Nagpo-post ako dyan. So please visit my YouTube channel and subscribe. And also, please register your account using this. Thank you so much sa mga nag-subscribe. And sa mga wala pang account sa MMIO, please click that link. Yung nasa chat, i-click nyo muna yung link na yan. Huwag kayong mag-click sa ibang link, ha? Yung link na yan lang, yung gagamitin niyo, i-click nyo muna yung link na yan, tsaka nyo i-click yung register. Okay? Click the link first. First step, click the link. Second step is register. Okay? Alright. That marks the end of our lesson. So, hopefully, we can schedule another if meron pang clarification. Yun lang muna for now. So, check natin si Sir Randy kung online ba si Sir Randy. Kung meron pa ba siyang last words of encouragement sa inyo. Medyo wala pa ata sa chat si Sir Randy, ha? Or leader ng group. Meron ba leader ng group? Hello? Sir Adrian? Wala si Sir Adrian? Sir Randy Serrano? Medyo wala pa si Sir Randy ata. Okay, so yun na muna siguro. Since wala pa tayong wala pang ibang leaders na I will end the meeting and then contact na lang kayo sa Facebook group if meron pa kayong question. Again, visit my YouTube channel. Click the link to register na kasi MMIO. And yun lang. Subscribe and click the notification bell. So, goodbye, guys. Goodbye. See you again next time. Bye-bye. I'm gonna end the meeting.